ang tanging gusto ng Panginoon, isurrender natin lahat. Isuko natin sa Kanya lahat. Itaas natin sa Kanya lahat. Kaya nagpapasalamat tayo, may pagkakataon tayo ngayon na kahit paano, sama-sama tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa araw na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa. Good afternoon po sa lahat ng kapatid natin, nakasama natin sa live ngayon at kasama natin alive. Ayan. Sabi nga sa video, sabi ni Lola, hanggat sa may pagkakataon tayo. At yung pagkakataon na yon ay pinagkakalob natin ngayong araw ng Linggo na to, ngayong hapon na ito, na tayo ay magkakasama. Ayan. Kasama natin sa live si Pastor Junior, si Sister Kathleen, si Sister Rosil, si kapatid na Kleng, si Pastor Paul, si kapatid na Det-Det, si kapatid na Joanna. Ayan. So, good afternoon po. But Pastor Paul, di ka umaten dito ng alive? Ayaw mo ng alive, gusto mo lang ng live. Okay? At yung iba pa natin mga kapatid, nakasama natin ngayon sa alive. Tignan natin mga kapatid natin kasama sa Alive. Yan. Si kapatid na Lester. Yan. Nakaway sila kasi sila ay buhay. Yan. Sila ay Alive. Si Lolo, ayaw kumaway. Alive ka ba Lolo ngayon? Ayan, Alive si Lolo ngayon. Ayan. Okay, so isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Ano? At isang, ayan, kasama natin si kapatid na Joanna rin pala sa Alive. No? Comment lang kanina sa live, ngayon kasama natin alive. Ayan. At iba pa nating kapatid na di pa natin kasama, siguro on sleep. Baka sila itulog o kaya ay may ginagawa naman. Okay? So mamaya, maaaring makasama natin sila. At tayo magpapasimula sa ating mga pag-aaralan ngayon. Hapon na ito na pinagkalob sa atin ng Panginoon. Pero bago muna yan, hinihiling ko ang bawat isa itumayo. At tayo ay mag-alay ng panalangin, pasimulang panalangin na pangungunahan ni Pastor Ray. Manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, na may lalang na langit at lupa. Patuloy po kami nagpapasalamat sa magpalang araw na patuloy niyo pong pinasilay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po na kami ay iyong pinagtipon-tipon na magkakapatid upang mapag-aralan ang inyong mga dakilang salita. Panginoon, sa aming mangunguna sa mga oras na ito, paglawan po siya ng karunungan na nagmumula sa iyo. Gayun na rin po sa bawat makikinig, linisin po ang aming mga puso't isipan upang ang bawat mapag-aralan po namin ay may isa buhay po namin at may share po sa hindi pa nakakilala sa iyo. Pinagkakatiwala po namin ang aming gawain sa mga oras na ito, kayo po ang pumagitna at siya't manguna hanggang sa ito'y matapos. Sa mga kapatiran po namin na hindi po namin kapiling sa mga oras na ito, patuloy po silang ingatan at gabayan. Gayun na rin po sa mga kapatid po namin na sa banig ng karamdaman sa mga oras na ito, patuloy po silang palakasin, balik ang kanilang singkat kalakasan, magpatuloy sa buhay na ito, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang pagkukulang pagkakasala sa inyo. Sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos tagapagligtas. Amen. Okay, amen. So, tayo ay mag-aaral muli sa aklat ng Isaiah. Long way to run, pero akalain niyo sa tulong ng Panginoon. May konti na lang to, no? Tayo ay nasa chapter 48. Yes.
sa title po ng ating live ngayon. I hope no sa tulong ng Panginoon matapos natin ang anim na chapters po tayo ngayon, no. At ito naman ay mga brief summary din ng mga napag-aralan natin, kaya ito ay malaking tulong. Yan. Good afternoon kay kapatid na Bricks, nakasama natin din ngayon. Si kapatid na Rene, yan. Si Brother Dudoy sa Bulacan, si Pastor Dudoy rather. Si Brother Junel, yan, parang hapon. Si Sister Anna Marie Brose, good afternoon. Yan. Okay. So, tuloy natin ang ating mapag-aaralan ngayong araw ng linggong ito. Chapter 48, no? So siguro maganda basahin muna natin ng isang diretso at saka natin himay-himayin, no? Tignan natin ngayon yung ano, yung pagkakasunod-sunod ng pagkakabasa rito at sundan natin isa-isa, then saka natin siya i-split. No? Tignan natin din yung ganung type of ano, reading at saka learning ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Sige, so, simulan natin kanino? Ikaw na, si kapatid na Lester. Buong chapter, ano muna po tayo? Buong chapter 48. Dinggin mo ito, o bayang Israel, kayong nagmula sa lipi ni Huda, sumumpa kayo maglilingkod kay Yahweh, ngunit iyon pala'y pakunwari lamang. Ipinagmamalaki ninyo, kayo'y tagabanal na lungsod, at ang Diyos na kinikilala ninyo, si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinabi ni Yahweh sa Israel, noong una pa'y hinulaan ko na kung ano ang mangyayari, pagkatapos ay bigla ko itong pinangyari. Aking nabatid na matigas ang inyong ulo, bakal ang kapara. Kaya noon pa, hinulaan ko na ang mangyayari sa iyo, upang kung maganap na'y huwag niyong isipin na ang mga ribulto ay may gawa nito. Lahat ng hula ko ay pawang natupad. Inyo nang kilalanin ang katotohanan ito. Ngayon may ihahayag akong bago, mga bagay na hindi ko inihayag noong una. Ngayon ko pa lang ito pangyayarihin, wala pang pangyayaring katulad nito. Para hindi nyo masabing ito'y alam nyo na. Alam kong hindi kayo mapagtitiwalaan pagkat lagi nang kayo'y palaban. Kaya tungkol dito'y wala kayong alam. Kahit kapirasong balita'y walang nalang natatanggap. Dahil na rin sa karangalan ko ay nagpigil, nagtimpi na ako. Sa halip na kayo ay aking lipulin, sinubo ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan. Kung paanong ang pilak ay dinadalisay sa apoy, ngunit kayo na sumpungang hindi nararapat. Ang ginawa ko'y sa sarili na rin kapakanan, pagdusta sa ngalan ko'y hindi ko tutulutan. Ang karangalan ko'y tanging akin lamang, walang makahati kahit na sinuman. Sinabi ni Yahweh, makinig ka sa akin, Israel na aking hinirang, ako lamang ang Diyos, ako simula at ang wakas, ako ang lumikha sa buong daigdig, ako rin ang nagladlad ng buhaw na langit, kung akin tawagin, dagli silang lumalapit, magtipon kayo at makinig. Isa man sa mga Diyos-Diyos ay walang nakakaalam na ang hinirang kong lulusob sa Babylonia at gagawin nito ang lahat ng ipagawa ko. Ako ang tumawag sa kanya, pinatnubayan ko siya at pinagtagumpay. Kayo ay lumapit at dinggin ang sasabihin, sa mulat mula pa'y hayagan akong magsalita. Ang mga sabihin ko'y aking ginagawa. Ako ay binigyan ni Yahweh ng kapangyarihan at kanyang sinugo. Ganito ang sabi ng banal na Israel, ng Panginoong mong iyo'y tumubos. Ako ay si Yahweh na iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapalain sana'y dadali sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos, tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y maging sindami ng buhangin sa dagat at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Umalis kayo sa Babylonia, kayo'y malaya na. Buong galak na hiniyag sa lahat ng lugar na iniligtas ni Yahweh ang lingkod niyang si Israel. Nang patnubayan ni Yahweh ang bayang Israel
sa pagbagtas sa malawak at mainit na ilang, hindi ito nauhaw bagyaman pagkat binutas niya ang isang malaking bato at ang tubig ay bumukal. Ang sabi ni Yahweh, ang makasalanay walang kaligtasan. Amen. Salamat sa pagkakabasa ng buong chapter. Makikita nyo, no, napaka straightforward mga minamahal na kapatid, no? Yung pagkakasulat ni Propetang Isaiah dito ng hula. Actually, itong hula na to ay naisulat 100 years bago mangyari ang Babylonian, no? Babylonian na pagkabagsak ng Babylonia. Babagsak ang Babylonia sa kamay ng mga Medo-Persian. Alam naman natin yan. Ilang beses natin pinag-aaralan yan, eh. Kaya nire-recap natin. So ito ay hula na ganun ang mangyayari. Pero makikita natin dito na yung katigasan din siyempre ng ulo, no, ng mga Israelita rito. Kaya hinayaan ng Panginoon. Sa kung nasundan nyo yung binasa ni kapatid na Lester, hinayaan ng Panginoon na sila'y parusahan. Kailangan nilang dumanas dahil sa kasalanan nilang ginawa. Napag-aralan natin mga Diyos-Diyosan, ang dami niya. No? Itong 48 verse 1, sabi, yung dinggin, ito ang sangbayan ni Jacob na tinatawag sa pangalan ng Israel. Kaya malinaw na malinaw, no? Kung baka iba sa inyo nagtataka pa bakit Israel ang tawag, yan ay galing kay Jacob. No? Pinangalanan niya ng Panginoon na Israel, yung si Jacob, no? Isang masunurin na lingkod ng ating Panginoon. So ano pa mga makikita nating katuwiran dito sa verse 1? Sige, kapatid na Lester. So may verse 10 po nung ano, bandang verse 10 na po. Yung ano po, pinakapakita po dito na yung Diyos, pag ano siya, yung kagaya po nung nabanggit natin, nung napag-aralan po natin nakaraan na, yung may sinasabi na nagbabago. Pero hindi naman talagang literal na nagbabago yung Panginoon. Kumbaga, nagbibigay yung Panginoon ng chance. Binigyan niya ng chance yung Israel, pero ano, nag-ano pa rin sila. Imbis na mag-ano sila, manumbalik sa Panginoon dahil sa mga pagsubok, sa mga Diyos-Diyosan pa rin sila lumapit. Amen. Oh, tama 'yon, no? Yung katuwiran kasi na nagbabago ang isipan ng Panginoon. Unang-una, hindi nagbabago ang isipan ng Panginoon. Nagbabago ang kanyang judgment, tandaan natin, based doon sa anak niya na nagbabago. Ba gusto ng Panginoon na magbago tayo, eh. Kung hindi ka magbabago, parurusahan tayo ng Panginoon. Kung hindi ka magbabago sa maling ginagawa natin, ginagawa ko at sino pa man sa atin, automatic, meron ng prejudgment ang Panginoon. Pero kung tayo ay magbabago, pwede niyang baguhin yun. Kasi nga, gusto nga niya magbago tayo, eh. Yung mga tao na nagsasabi lang na ang Panginoon ay nagbabago, hinahanapan lang nila ng butas. But in general, ang sabi ko nga, paulit-ulitin natin, no, ang attributes, ang katangian ng Panginoon, hindi yan magbabago. Yun ang hindi magbabago. Ngayon, kung magbago ng isip ang Panginoon, that's normal. No, katulad nung kay Haring Hezekiah. Eh, talagang kailangan baguhin ng Panginoon kasi nakita na ating Panginoon yung puso ni Haring Hezekiah. No, na gusto pa niyang mabuhay, gusto pa niyang may purpose pa siya. No? At nakita ng Panginoon yung sincerity. Kaya pwedeng baguhin ng Panginoon yun. Pero hindi niyo dapat isipin na ang Panginoon ay nagbabago dahil lang doon. Hindi. Dapat nga mas matawa tayo kasi yung mercy ng Panginoon gumagana, ibig sabihin. Diba? Sipin nyo kung hindi babaguhin ng Panginoon yung mga judgment na yon, abay, di walang awa ang Panginoon, di ba? Hindi totoo na siya ay merciful. So, ito ay papakita ng merciful. Ang hindi nagbabago sa kanya, ang kanyang katayuan bilang Diyos, ang kapangyarihan niya bilang Panginoon, at higit sa lahat, yung pag-ibig niya, yun ang hindi nagbabago. Ganoon din ang salita niya, hindi nagbabago. Matuwid pa rin ang Panginoon. At kahit ano pa man ang sabihin nila, ang Panginoon natin ay hindi yan magbabago. Okay? So, ano pa rito? Yung sabi rito sa verse 6 to 8, di ba? Sabi sa verse 6, sige. Tingnan natin yung verse 6 to 8. Sabi rito, iyong narinig, tingnan mong lahat ito, at kayo, hindi ba ninyo ipapahayag? Ako'y nagpakita sa iyo ng mga bagong bagay mula sa panahong ito, sa makatuwid bagay, mga kubling bagay na hindi mo naalaman. Mga nilikha ngayon at hindi mula nung una, at bago dumating ang araw na ito, ay hindi mo na nga rinig. Baka iyong sabihin, narito, aking nangaalaman. Actually, itong kataga na to ay binabanggit din sa panahon natin. Kaya tayo narito, di ba? Nararamdaman nyo ba na
punong-puno tayo ng karunungan at kaalaman. I-compare nyo yung buhay nyo simula nung kayo ay bagong Kristiyano. At sa panahon ngayon, ang dami na nating nalalaman pagdating sa Panginoon. Hindi ko sinabing alam na natin lahat, pero yung sinabi kong madami na, maiko-compare natin sa dati nating kaisipan nung tayo ay mga bagong Kristiyano pa lamang o hindi pa tayo Kristiyano. Lahat yan, hinayagyan ng Panginoon. Sa tulong ng kapangyarihan ng Panginoon, ipinakita niya sa atin yan. No? Ang tanging ginawa natin ay binuksan natin yung tainga natin. Yung mga taong hindi makakaalam kailanman ng kapangyarihan ng Panginoon, yan yung mga anak niya na hindi handang magbukas ng tainga sa ating Panginoon. May simbolo nga dyan sa Exodus. Naalala niyo mga minamahal na kapatid, ang servant, di ba sa Leviticus, meron niyang meron siyang batas na yung isang mayaman o isang tao na meron siyang alipin, no? Makakalaya yung alipin niyon sa loob ng ilang taon. Sige nga kung naalala nyo. Ilang taon dapat magsilbi ang alipin sa kanyang master at pagkatapos nun, meron na siyang kalayaan. Bibigyan na siya ng kalayaan Ilang taon yon? So I'm talking about numbers. Kung naalala nyo. Ilang taon yon? Ha? Yes, very good. 7 years. Kasi after kasi nung 7 years, malaya na siya sa kanyang amo. Ngayon, merong sinabi sa Exodus na pag itong slave, itong alipin na to, ay ayaw niya nang umalis, malaya na siya. Pero dahil mahal niya yung amo niya, pwede siyang magsilbi. Pero anong gagawin bilang simbolo na siya ay kasama na ng master? Ano yung gagawin nung servant? Ang layo na nito, napag-aralan natin, pero nakakatuwa lang na balikan. May simbolong gagawin Ano yun? Yun, ang galing ni kapatid na Michelle. Bubutasan ng tenga. Exodus chapter 21, verse 5 to 6. Yan. Nakakatuwa naman, mga kapatid, naalaman niyo yun. Kasi magandang bagay ito, kasi simbolo ito . Hindi ko sinabi lahat tayo magbutas ng tenga. Pero yung pagbubutas ng tenga dito, ang ibig sabihin nito, mga minamahal na kapatid, we open our ears. Sige, pakibasa nga kapatid na Michelle, Exodus chapter 21, verse 5 to 6. Datapwat kung maliwanag na sabihin ng alipin, aking iniibig, ang aking Panginoon, ang aking asawa at ang aking mga anak, ako'y hindi aalis na laya. Kung magkagayoy, dadalhin siya ng kanyang Panginoon sa Diyos at dadalhin siya sa pinto o sa haligi ng pinto at bubutasan ng kanyang Panginoon ng kanyang tenga ng isang pambutas at paglilingkuran niya siya magpakailanman. Amen. Ayan, di ba? Yun yung simbolo na talagang minahal nung alipin yung kanyang master. No? Nahanda siyang hindi na lang siya aalis. Kaya bilang simbolo, nakikilalanin siya ng servant niya ng master niya. Itong servant na to na ikaw ay kasama ko. So bubutasan siya ng tenga. Napakagandang simbolo. Bago tayo lumapit sa ating master, no? Gusto ng Panginoon, butasan din natin yung tenga natin. Hindi literal. Ang gusto ng Panginoon, i-open natin ang ating mga tenga. Sinabi yan ni Haring David sa Awit chapter 40 verse 6. Ayaw nga ng Diyos kaagad ang sakripisyo at offering. Ang gusto ng Panginoon, ibigay natin yung pandinig natin. Awit chapter 40 verse 6. Pakibasa ni kapatid na Narbin. Sa Psalms chapter 40 verse 6. Ganyan din sa mga kapatid natin, nakasama natin ngayon. Inyo pong buksan ang inyong mga Bible po para tayo po ay alive sa pag-aaral. Magandang hapon kay kapatid na Sister Emily at si Pastor Edgar, hopefully kasama niyo po. Si Sister Mary Rose, mapagpalang hapon. Kay kapatid na Arlene at kay kapatid na Joy, Sister Joy sa Paranaque. Okay, basahin natin yung Psalms chapter 40 verse 6. Hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit binigyan mo ako ng bukas na pandinig, handog na isinusunog at handog sa pangkasalanan. Ay hindi mo kinakailangan. Verse 6 lang Parang nagbabasa si kapatid na rin, parang may continuation pa. O yung bukas ha, hindi bukas ha. Gusto natin ni kapatid na rin magbukas na
May date ka ba, kapatid na Arvin? At next, wala. Wala, may date. Bukas, mga minamahal na kapatid. Nakita nyo ron yung pinaka-importante. Itong ginagawa natin, mga minamahal na kapatid, ay isang simbolo rin na binubuksan natin yung tenga natin. No? Nanda tayo ay tumatanggap ng salita ng ating Panginoon. Yan. Ayan, nagkaroon tayo ng ano, refresher sa panahon ng ano, Leviticus at saka ng Exodus ng mga time na yon. Okay? So, yun yung tinatawag nating commitment, yung pakikinig na yon, no? At sinabi pa rin dito sa verse 6 to 8 na to, in general, tayo ay dapat ay magliwanag, no? Sinabi sa Mateo, di ba? Tayo ang simbolo ay asin at saka ilaw. So, walang ilaw na nilalagay sa ano, di ba? Bumili ka pa ng flashlight kung ilalagay mo lang sa, itatago mo sa pinakatago-tago. Lalo na pag kailangan at brown out at madilim, no? So let yung light natin ay mag-shine. No? Matthew chapter 5, verse 16. Mabasahin ko na lang sa English. No? Sa Mateo, kapitulo 5, versikulo 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Okay, yun yung visible na commitment dapat natin. We open our ears, buksan natin ang ating mga tenga, at tanggapin natin yung mga magagandang aral at turo ng ating Panginoon. At siya ay magmamanifest sa buhay natin. At yan ay magiging ilaw natin sa labas. No? Yan yung magiging sinag. Yan. Sabi sa verse 9 tsaka verse 11, ano yung makikita nating aral dito? Inisa-isa na lang natin, iniscrutinize natin yung binasa kanina ni kapatid na Lester. Sabi sa 9, dahil sa aking pangalan ay aking iuurong ang aking galit. Ayan. Kahit nagalit na galit ang Panginoon eh. Ito yung time na pwede rin niyang baguhin at iuurong niya. No? Yung pagkagalit niya. Kung magbabalik loob itong mga Israelita na to. At dahil sa kapurihan ko ay aking ititigil upang huwag kitang ihiwalay. Sabi sa verse 10 narito, dinalisay kita ngunit hindi parang pilak. Pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. Dahil din sa akin, aking gagawin yaon. Sapagkat bakit lalapastanganin ang aking pangalan? At ang kalulhatian ko ay hindi ko ibinigay sa iba. Sabi sa verse 12, iyong dinggin ako, O Jacob at Israel, na tinawag ako. Ako ang una, ako rin ang huli. Pinili ang Israel eh, di ba? May mga ibang sekta na, may katanungan po kayo, Pastor? Sige po. Sige po. Sabi po kasi rito, oo, hindi mo ba narinig? Hindi mo pa nalalaman mula ng una ang iyong pandinig ay hindi pa nabubuksan sapagkat alam ko na ikaw ay gagawa ng may kataksilan at tinawag na suwail mula pa sa iyong pagsilang. Naisip ko lang po, no, ang Panginoon po ba nag-intervene ba siya? Ingana po yung nililihis niya ba ito? Para sinagot na po sa verse 9 hanggang 10 eh. Tama po. Alam niyo po ang ating Panginoon, sabi pa nga, eh, di ba? Nasa tiyan pa nga lang tayo, kilala na tayo ng Panginoon. Eh. Siya ang gumawa sa atin. Eh. Kinerate niya tayo. At ang Panginoon, in the future, able to see the future. Makikita niya eh. Kung ano yung magiging discern at magiging nais ng ating damdamin. Kaya nga, all-knowing ang ating Panginoon. Eh. Kaya dito pa lang, hindi pa nabubuksan yung tenga natin. Ibig sabihin, from the womb. No, nandun pa lang tayo sa tiyan. 'Di ba? Ang daming mga istoryang ganyan si Esau at saka si Jacob eh. Alam pa lang nasa tiyan pa lang nag-aaway na, 'di ba? Alam ng Panginoon na si Jesus Christ din, 'di ba? Nandiyan sa womb na 'yan, siya yung magiging tagapagligtas. Lahat 'yan ay predetermined na ng Panginoon kasi siya ang ating maker. So yung katanungan niyo po ba ay yung verse 8 po, na kung saan? Hindi ba po yun rin ba po yung alam ng Diyos na ikaw ay pagkakasala, yung ililihis ka po niya sa pagkakasala, parang sinagot ako sa verse 9. Yes. Na kumikilos po ang Diyos na ma-ialis ka sa kasalanan ngayon. Nung pumasok na po kasi ang kasalanan sa sandaigdig na to, alam na ng Panginoon yung tendency na ang tao ay magkakasala. Alam na ng Panginoon na may tendency at yung tendency malaki ang tendency na magkasala ang Panginoon. Kaya, ang Panginoon, kahit na pinili niya ang Israel, makikita natin, hindi niya pinili na favorite niya eh. Di ba? Yun ang pinagkaiba ng favoritism sa chosen eh. Ang favoritism kasi, kahit na nga mali ang ginagawa mo, paborito mo pa rin siya eh.
Dito, kahit mali na yung ginagawa ng mga Israelita, pinaparusahan sila ng Panginoon. No? Kaya yung ibang sekta sabi, bakit ang Israel piniling bansa? Bakit hindi pinili ang Pilipinas, hindi pinili ang Europe? O sa tingin nyo, bakit? Bakit pinili ng Panginoon ang Israel? Yun ang layunin ng Panginoon. Ganun kasi magdisiplina ang Panginoon. Tanda natin, ama siya. At bilang perfect na father, no? Ang ama gusto niya yung panganay niya. Panganay kasi ang Israel. Sa lahat ng nation, Israel ang panganay. Yan, tatandaan natin. Ha? Kaya siya yung chosen. Kaya nga breadwinner at saka tinatawag natin, nandoon yung, anong tawag doon, Lolo, yung ano, birthright. Diba? Pagpanganay. No? May karapatan ng Israel. Sa kanya ibinilin. Nangyari kasi, isa lang ang anak namin ni kapatid na Kleng. Pero kung mangyayari na meron kaming mga apat na anak, yung panganay ko, siyempre, ang gagawin ko, ititrain ko siya para, ganito kasi, no? Pag bumili ka ng isang bagay sa anak mo, no? Bawa, marami kang anak. Ay, si Pastor Chito makaka-relate. Pag marami kayong anak, bibili po kayo ng isang gamit sa anak nyo, kailangan meron din yung isa. Magkakaingitan kasi. Ganun ang ano eh. So, ganito yung pag naging parent kayo. Yun ang magiging, tawag dito, yun yung madalas na sitwasyon. Ngayon, isipin nyo, ang perfect na tatay, ang gagawin niya, pag bumili siya ng pagkain, ibibigay niya dun sa panganay niyang anak. At tuturuan niya yung panganay niyang anak na i-distribute yun sa mga magkakapatid. Yun ang magandang ano training. Hindi spoiled ang Panginoon eh. Hindi niya bibigyan ng pagkain lahat ng biglaan eh. Ano ba, bibili siya ng isang pack ng candy, alam niya para sa mga anak niya 'yon, gagawin niya, ibibigay niya sa panganay at tuturuan niya yung panganay na yung blessing na 'yon ibigay sa mga kapatid. Kasi sa ganung pamamaraan, 'yun ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapatid. You share, eh. You give. 'Yun ang perfect plan ng Panginoon sa Israel. Sila ang piniling nation, pinili para ipalaganap ang salita ng Panginoon, ipalaganap ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya huwag magdadamdam kung bakit pinili ang Israel, kasi may layunin naman silang gagawin. Bilang panganay na bansa, ganun dapat ang ganun ang nais ng Panginoon. Kaya nalulungkot ang Panginoon kasi itong panganay, itong pinili niyang nation, ganito pa yung ano, ganito pa yung ginagawa nila, nagre-rebelde bilang anak na nation, nagre-rebelde pa saan? Sa tatay. Di ba? Kung ano-anong ginagawa, nagsasamba sa Diyos-Diyos. Ha? Kaya ganito, sa verse 9, dahil sa aking pangalan ay aking iurong ang aking galit. Kasi mahal pa rin niya yan eh. Di ba, Pastor Chito? Kayo, kahit na misa may rebelde kayong anak, no? Pipilitin mo pa rin siyang ituwid eh. Kasi yun yung tunay na pagmamahal. Kasi kung di mo po gagawin yun, ang ibig sabihin, hindi ka tunay na umiibig, no? So walang katuwiran na ano ang magulang doon. So makikita nyo, ngayon training 'yon, ha, pag kayo naging magulang, 'yun ang pinaka best practice. Even sa psychology, no, ang panganay, tuturuan talaga siya dapat na magbigay. Ito, ayan, ha, i-share mo 'yan sa mga kapatid mo, ha. Kaya nga may birthright na tinatawag nung panahon na 'yun eh, kasi ang laki ng responsibilidad ng panganay, no. At saka ang laki rin ng blessing sa kanya. Yun yung blessing na kinuha ni Jacob eh, kay Esau eh. Dahil si Esau naman, nagpabaya sa kanyang blessing. Oh, babalikan pa natin yan. So many times pa natin babalikan yung story niya. But makikita natin, yun ang perfect plan ng Panginoon sa Israel. Kaya sila pinili, sila ay panganay na maglalahad ng pag-ibig sa iba pang mga nation. Okay? Okay, tignan ko lang kung may katanungan sa ating Facebook. Okay, wala naman po. I hope na nakakasunod po ang bawat isa. Saan pa tayo? Saan pa natin makikita itong maaari nating makapulutan ngayon ng pag-aaral? Verse 12 to 19, yan. Yung pagsunod sa kanyang utos. Sabi sa verse 18. Ato, verse 18. O, kung dininig mo ang aking mga utos, ang iyong ang kapayapaan ay naging parang ilog at ang iyong katuwiran ay parang mga alon sa dagat. Napaka-importante, no? Kaya minsan ang tao, hindi rin nagiging masaya, hindi rin nagiging payapa, hindi rin nagiging kontento at hindi niya makuha-kuha yung
Yes, kagustuhan at nais niya. Dahil una, hindi siya sumusunod sa Panginoon. Ang linaw na sinabi rito eh. Actually, yun nga yung formula eh. Kung dininig mo nga lang eh. Sabi niya, kung dininig mo lang yung utos, hindi ka sana magkakaganyan. Yan din ang mahirap sa mga nagre-rebelde. At saka mataas ang pride. Kasi kahit na anong pilit na buksan nila, physical, yung kanilang tenga, kung sarado naman yung damdamin para tanggapin yung mga failures, mga pagkakamali, yung mga mistakes sa buhay para magbago, no? Magre-rebelde pa sila, no? Mas magagalit pa sila sa Panginoon. Mas lalong hindi nila susundin yung utos. May ganyan talaga, may ganyang paniniwala, may ganyang action na ginagawa rin ng tao o Kristiyano, nakakalungkot, no? Kristiyano, mga nagba-backslide na Kristiyano, ganyan, no? Nakakalungkot. Lalo na yung Kristiyano na yon na tumayo na, nakaranas ng tumayo sa pulpito, nakaranas na magpahayag, no? Tapos bigla siya magba-backslide. Tapos siya yung number one na tawag dito, intruder, siya yung number one na tumitira pa sa Kristiyano, tumitira pa sa pananambahan, di ba? Nakakalungkot yung ganun. Talagang totally rebelde na sa ating Panginoon. Tinalikuran na yung utos. So, yun yung mga reason, kaya yan ang nangyayari nung mga time na yan sa Israel. At mangyayari sa kanila yan sa pamamagitan ng pagsakop ng Babylonia sa kanila. Verse 20 to 22 naman, ano bang makikita nating summary dito? Ito na yung Babylon, di ba? Yung binanggit. Sabi rito sa 20, kayo'y magsilabas sa Babylonia. Yun yung takasan ng mga Kaldeyon. Kayo'y magpahayag na may tinig ng awitan. So, ito yung hope. Ito yung pag-asa na makakabalik yung mga remnant, yung mga Israelites na being taken, being captive ng mga Babylonian. Sabi sa 20, tuloy natin, inyong saysayin ito, itanyag ninyo hanggang sa wakas ng lupa. Inyong sabihin, tinubos ng Panginoon ang Jacob na kanyang lingkod. Hinayaan ng Panginoon na makabalik. So pagtubos yun. Dito pa lang, wala pa si Jesus Christ. Noong time na yon, ang Panginoon, tinutubos na. May simbolo na ng pagtubos dito, ang ating Panginoong Diyos. No? At sila'y hindi, sabi sa verse 21, at sila'y hindi nangauhaw nang pinapatnubayan niya sila sa mga ilang. Kanyang pinaagos ang tubig mula sa bato para sa kanila. Kanyang ginuwangan din naman ang bato. At ang tubig ay bumukal. So very prophetic. This is Jesus Christ, no? Kaya itong yung lalim ng vocabulary, mga minamahal kapatid ni Isaiah, talagang napaka-broad kung babasahin natin. Makukumpare kasi natin 'yan pag natapos kasi natin 'to, tapos pupunta tayo sa aklat ni Jeremiah, tapos sa Lamentation ni propetang Jeremiah, and then kay propetang Ezekiel. Makukumpare natin, kaya tinitignan si propetang Isaiah na prinsipe ng mga prophet. Kasi yung hula, yung pagkakasulat, malalim, maraming bokabularyo, at yung pa-jump ng ng timeline, pupunta na naman sa end of world, babalik na naman sa Babylonia. So kaya sa tulong ng Panginoon, hindi tayo nahihilo, no? Ginagabayan tayo ng Panginoon kung nasaan tayo ngayon. Nasa timeline ngayon tayo na biglang darating si Jesus Christ para magsagip o tumubos. Siya ang tubig, siya ang bukal. Sabi sa verse 22, walang kapayapaan na masama, sabi ng Panginoon. So, walang kapayapaan. Ano kaya ibig sabihin ito? Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. Never ka naman talaga magiging masaya sa masamang tao. Akala siguro ng mga taong gumagawa ng mga kasalanan ngayon, nandun sila sa lugar, sa place ng kaligayahan, sa lugar ng lahat na kukuha nila. Pero at to the point na pinagkakalooban lang sila ng Panginoon ng tsansa. Pero sabi na ating Panginoon dito, yan, walang kapayapaan diyan. Walang kapayapaan. At maniniwala ako diyan, walang kapayapaan. Marang niloloko lang ng mga masasama ang sarili nila na hindi, kahit di ako magsimba, nakakain naman ako tatlong beses isang araw. Marami pa akong nagagawa, marami akong sige, kasama ko lang mga kaibigan ko, magsasaya lang kami, magiinom lang kami. Maggagala lang kami. Isa lang ang buhay. Ito lang gusto namin gawin. Yan. Akala nila, mayroong kapayapaan doon. Walang kapayapaan doon, mga minamahal na kapatid.
Okay. May karagdagan ba kayo or nakaka-relate ba kayo dito sa mga naisulat ni Propetang Isaias? Tungo na tayo sa chapter 49. Pakibasa din. Ito, isang straight na rin. Pakibasa na. Maganda yung ganitong type eh. Tignan natin. Tapos isa-isay nyo para masundan natin lahat. Kayo'y makinig sa akin o mga pulo at inyong pakinggan kayo ang mga bayan sa malayo. Tinawagan ako ng Panginoon mula sa sinapupunan, mula sa katawan ng aking ina ay binanggit niya ang aking pangalan. Ang aking bibig ay ginawa niyang parang matalas na tabak. Sa lilim ng kanyang kamay ay ikinubli niya ako. Ginawa niya akong makinang na palaso sa kanyang lalagyan ng pana ay tinago niya ako at sinabi niya sa akin, ikaw ay aking lingkod, Israel, na siyang aking ikaluluwalhati. Ngunit aking sinabi, ako'y gumawang walang kabuluhan. Ginugulak ko ang aking lakas sa walang at sa walang kabuluhan. Gayon may ang aking katarungan ay nasa Panginoon. At ang aking gantipala ay nasa aking Diyos. At ngayon sinabi ng Panginoon na nag-anyo sa akin mula sa sinapupunan upang maging kanyang lingkod, upang ibalik uli ang Jacob sa kanya at ang Israel ay matipon sa kanya. Sapagkat sa mga mata ng Panginoon, ako'y pinarangalan at ang aking Diyos ay aking kalakasan. Oo nga, oo, kanyang sinabi na napakagaan bang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ni Jacob at ang panumbalikin ang iniingatan ng Israel. Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga bansa upang ang aking kaligtasan ay makakarating hanggang sa dulo ng lupa. Ganito ang sabi ng Panginoon ng manunubos ng Israel at ng kanyang banal sa lubos na hinamak sa kinasuklaman ng bansa ang lingkod ng mga pinuno. Ang mga hari at ang mga pinuno ay makakita at mababangon at sila'y magsisisamba dahil sa Panginoon na tapat sa banal ng Israel na siya'y pumili sa iyo. Ganito ang sabi ng Panginoon, sa kalugod-lugod na panahon ay sinagot kita at sa araw ng pagliligtas ay tinulungan kita. Aking iniingatan ka at ibibinigay kita bilang isang tipan sa bayan upang itatag ang lupain, upang ipamahagi ang mga sirang mana na sinasabi sa mga bilanggo, kayo'y magsilabas sa mga nasa kadiliman, magpakita kayo, sila'y magsisikain sa mga daan, at ang lahat ng mga bukas na itaasan ay maging kanilang pastulan, sila'y hindi magugutom o mauuhaw man, at hindi rin sila mapapaso ng maiinit na hangin ni sasaktan man sila ng araw sapagkat siya'y may awa sa kanila ang sa kanila ay papatnubay at aakayin sila sa tabi ng mga bukal ng tubig at ang aking gagawing daan ang lahat ng aking mga bundok at ang aking mga lansangan ay papataasin. Narito ang mga ito manggagaling sa malayo at narito ang mga ito ay mula sa hilaga at mula sa kanluran. At ang mga ito ay mula sa lupain ng sinim, umawit ka sa kagalakan o kalangitan at magalak ka o lupa. Ngayon biglang umawit o mga kabundukan sapagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang bayan at mahahabag sa kanyang mga nahihirapan. Ngunit sinabi ng Siyon, pinabayaan ako ng Panginoon, kinalimutan ako ng aking Panginoon, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pususuhin na siya'y hindi mahahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo, ang mga ito ay makakalimot, ngunit hindi kita malilimutan. Narito ang aking inanyuan ka sa mga mapalad ng mga kamay ko. Ang iyong mga pader ay laging nasa harapan ko. Ang iyong mga tagapagtayo ay magmamadali at ang mga sumisira at ang mga nagwawasak sa iyo ay malalayo. Imulat mo ang iyong mga mata sa palibot at tignan mo. Silang lahat ay nagtitipon
sila'y lumalapit sa iyo habang ako'y nabubuhay, sabi ng Panginoon. Silang lahat ay isusuot mo na gaya ng pangyagak, gaya ng ginagawa ng babaeng ikakasal, bibikisan mo silang lahat. Sapagkat ang iyong mga sira at ang mga gibang dako at ang iyong mga lupaing nawasak, tiyak na ngayon ay ikaw ay magiging totoong napapakipot para sa iyong mga mamamayan at silang lumamon sa iyong mga mapapalayo at ang mga anak na ipinanganak sa panahon ng inyong kapanglawan ay magsasabi pa sa inyong pandinig. Ang mga lugar ay napakakipot para sa akin. Bigyan mo ako ng lugar ng aking matitirhan. Kung magkagayoy, sabihin mo sa iyong puso, sinong nagsilang ng mga ito sa akin? Ako'y namanglaw at walang anak, itinapon at palubi laboy. Ngunit sinong nagpalaki sa mga ito? Narito ako na iwang mag-isa. Saan nagmula ang mga ito? Ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos, itataas ko ang aking kamay sa mga bansa at itatayo ko ang aking mga watawat sa mga bayan at ilalagay nilalagay nila ang inyong mga anak na lalaki sa kanilang sinapupunan at ang iyong mga anak na babae sa kanilang mga balikat ay ipapasan. At ang mga hari na magiging inyong mga tagapag-alaga at ang mga kanilang mga reyna at siyang mga aaruga, sila'y yuyukod sa iyo na ang kanilang mga mukha ay nakatungo sa lupa. At hihimurin ang alabok ng inyong mga paa at ang iyong makikilala ako na ako ang Panginoon. Ang mga naghihintay sa akin ay hindi mapapahiya. Makukuha ba ang biktima mula sa makapangyarihan o maililigtas ba ang mga nabiktima ng malupit? Ngunit ganito ang sabi ng Panginoon, pati ang mga bihag ng kapangyarihan ay kukunin at ang biktima ng malupit ay maliligtas sapagkat ako'y makikipaglaban sa mga nakikipaglaban sa iyo at ang aking ililigtas ang mga anak mo. At ipapakain ko sa mga umaapi sa iyo ang kanilang sariling laman at sila'y malalasing sa kanilang sariling dugo na gaya ng matamis na alak at makikilala ng lahat ng laman na ako ang Panginoon ay iyong tagapagligtas at ang iyong manunubos ang makapangyarihan ng Hakob. Amen. Salamat sa pagkakabasa. Buong chapter 49. So, isa-isayin natin itong part na to. Verse 1 to 7, para kanino ito? Sige, kung inyong nasundan. Verse 1 to 7 ng chapter 49. Para sa mga Israelita, sabi ni kapatid na Lester. Sino pa? Sinong tinutukoy dito? Sa mga kapatid po natin na kasama natin online. Verse 1 to 7 po ng chapter 49. Sa tingin nyo, ito ay kanino? Si Pastor. Mga tao? Sige. Sa Israelita, mga tao, ano pa? Sabi rito, kayo'y magsipakinig sa akin o mga pulo at inyong pakinggan ang inyong mga bayan na malayo. Tinawag ako ng Panginoon mula sa bahay bata ng aking ina ay binanggit niya ang aking pangalan. At kanyang ginawa ang aking bibig na parang matalas na tabak. Di sound familiar ba? Matalas na tabak. Yung bibig daw niya gagamitin matalas na tabak eh. Saan natin mababasa yung matalas na tabak na yun sa bibig? Revelations chapter 19 verse 15. Itong hula ni Propetang Isaiah. Actually, pareho lang din sila ng hula ni Propetang Juan. Sige, Pastor Gito. Revelations chapter 19 verse 15. Ano pong nakasulat? Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang tabak na matalas upang sa pamagitan nito ay
tatagain niya ang mabansa at sila'y kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at paagusin niya mula sa pisaan ng ubas ang bagsik ng puot ng Diyos na mapangyarihan sa lahat. Amen. Sino yung matalim na si Jesus Christ? Actually, itong verse 1 to 7 is about Jesus Christ. Kasi kung titignan nyo, tinawag siya sa tiyan. Again, sa Matthew chapter 1, verse 21. Nandun yun. Siyempre, yun yung pagtawag ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Birhing Maria. Mateo chapter 1, verse 21. Sabi rito, basahin ko na lang sa English. No? And she will bring forth a son, and you shall call His name Jesus, for He will save His people from their sins. So, pagdating sa verse 2, nandoon yung sharp na sword na sa pamamagitan ng kanyang bibig. At yun yung binasa ni Pastor Chito na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ang tinutukoy doon. Sa maaring sa unang basa nyo talagang titignan natin Israel. Eh. Pero symbolic kasi sa verse 5, to bring Jacob back to Him. Verse 5, sabi sa Tagalog, at ngayon sinasabi ng Panginoon na nag-anyo sa akin mula sa bahay bata upang maging kanyang lingkod, upang dahil adalhin uli ang Jacob sa kanya at ang Israel ay mapisan. Dalhin ang Jacob sa kanya. So tinutukoy dito yung kanya, yung him is Jesus Christ. Pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, lalo na sa end of times, no? Nandun yung babalik yung buong Israel. Eh. Very symbolic talaga. No? At sabi pa dito sa verse 6, nabanggit dito yung hentil. Eh. Basahin ko ha, verse 6, oo, kanya sinasabi, totoong magaanang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ng Jacob at isauli ang iningatan ng Israel. Ikaw ay aking ibibigay na pinakaaliw sa mga hentil upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa. Wala namang ibang kaligtasan eh. Sino ba ang kaligtasan natin? Si Jesus Christ lang. At si Jesus Christ tumayo sa mga Hudyo at tumayo rin sa mga Hentil. Kaya malinaw na malinaw itong pagkakasulat ni Propetang Isaiah about Jesus Christ. Hanggang verse 7 yan. O basahin na sa Lucas chapter 2 verse 32. Ayan yung isang proof na we're talking about Jesus Christ sa verse na ito, sa chapter 49. Luke chapter 2, verse 32. Pakibasa, kapatid na Joanna. Ito po ay liwanag na tanglaw sa mga hentil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Okay, so yun. Yun yung napaka-clear picture. We're talking about Jesus Christ. So, divert na naman yung pagkakasulat ni Propetang Isaiah dito na naman sa ating Panginoong Hesukristo. So, nandun na naman yung prophetic writing niya. No? Verse 8 to 13 naman, so, ito naman yung may tinatawag tayong katanggap-tanggap na panahon, eh, o kalugod-lugod na panahon. Sabi rito sa verse 8, ganito ang sabi ng Panginoon, sa kalugod-lugod na panahon ay sinagot kita. At sa araw ng pagliligtas ay tinulungan kita at aking iningatan ka at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan upang ibangon ang lupain, upang ipamana sa kanila ang mga sirang mana. Gagamitin nga ang Israel. Eh. Sila yung gagawing pinakatipan sa bayan. Makikita natin dito, ang Panginoon sumasagot sa kanyang perfect time. Ano yung patunay na yon? Ito yung verse na yon, no? Ganito ang sabi ng Panginoon, sa kalugod-lugod na panahon ay sinagot kita. Kaya kung tayo ay nananalangin at it seems na parang hindi sinasagot ng Panginoon, hindi pa dumarating yung kalugod-lugod na time na yun. Di ba? Merong sinabi ang ating Panginoon, merong siyang kalugod-lugod na time. Merong siyang perfect time eh. Kaya minsan hindi natin dapat pangunahan, ang tagal mo naman Lord na sagutin kahit last year ko pa idinadalangin to eh. No? Huwag naman tayong maging ganun. Kasi yung kalugod-lugod na yun, hinihintay ng Panginoon, kung tayo ba ay matiisin, matyaga, na talagang hingin natin. No? Gusto nga ng Panginoon, humihingi tayo sa Kanya. Eh. Ask. Di ba? Ask. Di naman sinabi ng Panginoon na humingi ka at ibibigay ko rin ngayon. Ang sabi niya sa English, ask and it will be, or shall be, given. Di ba? Pero hindi maibig sabihin nun, ask and it quickly, I will give it to you.
Hindi literal na ganun, di ba? Dahil merong katanggap-tanggap na panahon. Ginamit din to ni Apostol Pablo sa Corinto, 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Ito yung mga taga iglesia sa Corinto, ito mga baluktot-tot, makasalanan to eh. Sabi ng ating Apostol Pablo sa ikalawang Corinto kapitulo 6 versikulo 2. Pakibasa nga na makakita si Pastor Chito siguro. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Kapagkat sinabi niya sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ginamit yan ni Apostol Pablo. Coming from Prophet Isaiah. Diba? So walang pinagkaiba yan. Diba? Kalugod-lugod at saka kanais-nais. Isa lang ang ibig sabihin nun. So may perfect time ang Panginoon para sa lahat. No? Ganun din yung pagsagot ng ating Panginoon sa mga hinaing ng mga Israelita. So, ganyan sumasagot ang ating Panginoon. So, maiintindihan natin lalong malinaw. Kaya, lahat ng mga kapatiran na nakikinig ngayon, at kung may kakilala kayo, may kaibigan kayo, patuloy lang na magtiyaga na manalangin sa ating Panginoon. May, ano eh, may perfect time ang Panginoon. May hinihintay siya, no, na signal na, oh, eh, pwede ko na ipagkalubto sa aking anak. Ang malinaw dyan, yung manalangin ng may ano, pagtiyaga. Yun yung pinakamalinaw na ano, perfect time na, kung ako lang ang tatanungin, by formula, no? Dahil ang Panginoon, syempre, sumasagot siya in so many ways, in different ways. Minsan nga, sumagot na siya, hindi pa natin alam eh. Sumagot na pala yung Panginoon sa ating mga panalangin. Minsan, sa sobrang nakapokus tayo sa ibang mga bagay, at nakapokus tayo sa panalangin natin na ito yung in-expect niya na sagot niya, no? Hindi natin nakita, ba sumagot na pala siya. At yung sagot na yun, maaring hindi yun resulta ng nais natin o yung hindi mismo yung gusto natin ang ibigay niya. Pero meron siyang much better. Always much better. No? Pag hindi nga niya sinagot ang ating panalangin, mas better pa rin yun. Kaya in any ways, walang masamang sagot ang Panginoon sa atin. No? Yan ang tatandaan natin. In His acceptable time, I have heard you. Gusto ng Panginoon maging makulit lang tayo. Sa pagiging makulit siguro, yun ang hinihintay ng Panginoon. Magiging makulit tayong manalangin. No? At sa pagiging makulit natin, tinitignan ng Panginoon, baka mamaya mag-develop natin yung pagtsatsaga, pagpapakumbaba. Dalawa ang pwedeng kahinat na yan eh, ng pagiging makulit eh. Pwedeng mag-tantrums ka eh. Sa sobrang inis mo, nagagalaiti ka na, naiinis ka na hanggang mag-rebelde ka na, hindi ko nalang ipapanalangin sa Panginoon to kasi hindi naman bukas ang kanyang tenga sa akin. No. Hindi ganun ang ating Panginoon. Tayo nga, gusto ng Panginoon, bukas yung tenga natin eh. Pagtanggap, lalo-lalo ng Panginoon, bukas ang kanyang tenga para sa ating mga nais at ating mga kahilingan. Ating prayers and supplications. Verse 14 to 18, so anong pinaka-summary na ito? Ito yung panahon na ang mga Israelita, iba'y talaga namang nakakalungkot din kung nasa sitwasyon. Ngayon, yung gera sa Russia at saka Ukraine, kawawa yung mga refugees. Diba? Kung makikita nyo sa news, kung paano sila nagtatago sa mga shelters, sa mga, underground shelters. Iba dun, may mga nagsakit. Yung isang ospital na bomba, na bagsakan. Eh. May sakit. Itong pinakamasaklap, diba? Nandun na sa ospital para ginagamot. Tapos biglang babagsakan ng bomba. Isipin nyo, mag-focus lang tayo dun sa mga refugees, dun sa mga civilians. Nakakaawa. Kaya dito makikita natin, kung gusto nating makita, baka mas matindi pa sa panahon ng captivity. Ito, wala pang captivity ito eh. May kalayaan pa silang pumunta sa mga ibang bansa eh. Tumawid. Tinatanggap nga sila ng ibang bansa. Maluwag pa, makikita natin na mabuti pa rin ang Christianity sa buong mundo. May mga bansa na tumatanggap ng mga refugees, di ba? Noong mga time na yun, kawawa talaga ang mga Israelita. Isipin nyo, wala silang ibang pupunta kundi Babylonia lang. Lalakarin pa nila yun. Ilang milya yun. At di pa natin alam anong panahon nun. Mainit, maulan, and so many. Kaya talagang masasabi natin kalunos-lunos nung time nila. Kaya makikita natin sa verse na to, talagang iniisip nila, nakalimutan na kami ng Panginoon. Basahin natin sa verse 18. Imulat mo ang iyong mga mata sa palibot at tignan mo lahat ng mga ito ay
nagpipisan at naparito sa iyo, buhay ako, sabi ng Panginoon. Ikaw ay mabibihisan ng lahat ng mga yaon na parang pinakagayak. At, 18 na pala yung binabasa ko. 14, ngunit sinabi ng Siyon, pinabayaan ako ni, anong nakalagay, Yahweh, Diyos, no? O ni Jehovah, no? Pinabayaan ako ni Jehovah at nilimot ako ng Panginoon. Ganun yung pakiramdam, no? Nung mga nasa, masasabi nating panahon ng kalunos-lunos na sitwasyon nila. Ano? We tend to, ano, mga minamahal na kapatid, ilagay yung ating paa sa kanilang mga sapatos. Parang ganun. Kaya ang hirap, na kalunos-lunos yung nangyayari sa gera ng Ukraine tsaka ng Russia. Kaya mas malalo nating naiintindihan na itong mga Israelita na to, na mga mabubuti kasama yan sa madadamay. May purpose din kasi ang Panginoon sa mga yan eh. Ang layunin ng Panginoon, di ba? Isang question ko yan eh, paano naman yung mga mabubuti? Kasi ako hindi ako naniniwala na lahat ng nasa Israelita na ito, masasama to. E nandiyan nga si Propetang Daniel, nandiyan si Propetang Jeremiah, si Propetang Ezekiel. Noong mga time na yan, noong mga Babylonian captivity na yan, ha? Nandiyan yung mga mabubuting mga tao. Pero may layunin kasi ang Panginoon. Kaya sila isinasama rin dyan. At ang layunin ng Panginoon para dun sa mga matutuwid ay pagsubok. So again, iibayin naman natin ang tukso at saka challenges, di ba? Ang tukso galing yan sa Diablo. Pero ang pagsubok galing sa Panginoon. So mas dumaan sa mas mahirap, di ba sa unang Pedro, I think, di ba? Hinayaan ng Panginoon na dumaan tayo sa mga trials. Diba? So yun yung isa sa mga purpose para sa mga mabubuti. Dumaan sila sa mga pagsubok na yon para mas lalo pa nilang maintindihan. Ganun yun, mga minamahal na kapatid. Hindi naman tayo nakaranas ng pagkakasakit, no? Dahil gusto lang ng Panginoon na magkasakit tayo. Lalo na pag nagtagumpay tayo sa pagkakasakit. Gusto ng Panginoon maging living testimony tayo. Kaya tayo may mga testimonial. Yung experience natin, gusto ng Panginoon, yung mga napagdaanan natin, yung mga binigay niyang challenges sa buhay natin, na napagdaanan natin, gusto ng Panginoon tayo ang maging living testimony na i-share natin yon, ibahagi natin. Isa yun sa mga layunin. Ano po? Kaya tayo pinagkalooban ng Panginoon ng escape sa mga problema na yon dahil tayo ang magpapatunay na may Diyos. No? Kaya yung palakasan sa magkakapatiran na involved doon yung pagsasabi ng mga sitwasyon na mga nangyari. Oh, kapatid, ganyan din ang nangyari sa akin, pero may Panginoon kasi tayo eh, no, na pinangahawakan, kaya na nalampasan natin yan. Ito ang tanging mong gawin, ito ang tanging nating gawin, kasi ito yung patuloy ko lang na ginagawa. Yun yung mga ganung word, yun yung palakasan, no? Hindi yung, bawa, may ginawa ng mali yung kapatid, no? Uusugan mo pa siya na, ano yan, tama yung ginagawa mo. Walang correction doon, no? Walang part ng pagpapalakasan doon. So tayo ay maging living testimony sa bawat isa. So ngayon nakikita natin, nauunawaan natin yung mga paghihinagpis na to, no? Na dito pa lang sa verse 14. Okay? Lalo na yung may mga buntis, di ba? Ng mga kababaihan ng mga time na yon. Pag-aralan natin ilang beses, yan din ang kawawa pagdating sa panahon ng kaguluhan eh. Di ba? May dinadala ka ng problema, lalo na kaya nakakaawa sa mga kababaihan. Pag-araw ng gera, buntis pa, tapos may mga asikasoy na talagang ano, kalunos-lunos. Verse 19 to 21, basahin natin yung 19, sabi rito. Sapagkat tungkol sa iyong mga sira at iyong mga gibang dako at iyong lupain na nawasak, tunay na ikaw ngayon ay magiging totoong napakakipot sa mga mananahan. Silang nagsisisakmal sa iyo ay mga lalayo. Verse 20, ang mga anak ng inyong kapanglawan ay mga nagsasabi pa sa iyong mga pakinig. Ang dako ay totoong makipot sa ganang akin. Bigyan mo ako ng dako upang aking matahan. Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito? This is ano eh, no? Very prophetic at promise, no? Sa mga kapatid po natin na nasa online, magbabasa lang ako ng ano,
mga okay, so puro verses naman itong mga siner ng ating mga kapatid. Yan. So ano yung ibig sabihin nito, mga minamahal na kapatid? Itong verse na ito, sapagkat tungkol sa iyong mga sira at iyong mga gibang dako. Yan. Sapagkat tungkol sa iyong mga sira at sa iyong mga gibang dako at sa iyong lupain na nawasak, tunay na ikaw ngayon ay magiging totoong napakakipot sa mga mananahan. Okay, talagang devastated kasi ang Israel eh. Wasak-wasak dito. Isipin nyo, nakita nyo ngayon yung gera ng Ukraine tsaka Russia. At sa mga dati pang gera, ano makikita nyo sa paligid? Makikita nyo ba yung kagandahan? Makikita nyo ba yung napaka high quality na ano? Na tawag dito, HD, no? High definition ba? Wala halos mga puno, nasusunog ang mga bahay, parang puro dilem to, parang puro kalungkutan. No? May isang picture, may isang video, na pag nakita mo ang isang lugar, mapuno, may kapayapaan, may tubig, maganda, no? Sarap sa pakiramdam. At the other video, makakita ka ng nasusunog na gusali, nagtatakbo ang mga tao, wasak na wasak ang mga tahanan, no? Parang itim na yung paligid dahil nga sa mga abo. Ano? Anong mararamdaman nyo? Makakaramdam ba kayo ng kapayapaan? Di ba? Parang disturbing siya. So ganito ang picture na mangyayari sa Israel. At sinabi ng ating propetang Isaiah rito na pagkakasulat niya, na ito yung sira-sira at giba-giba. So may maliit ka na lang na pag-asa rito. Matandaan natin, mas gusto pa ng Panginoon na magkaroon tayo ng maliit na pananampalataya. Kasi yung maliit na pananampalataya, yung kasi yung simula para sa much greater pa. 'Di ba? Sabi sa anong verse natin mababasa 'yon, no? Kaya sa maliit na pananampalataya, kaya niyang ma-move ang mga mountains, 'di ba? Mas gugustuhin pa ng Panginoon sa maliit na pananampalataya. Because dito magi-start ang buhay ng mga Israelita. Sa panahon na sila i-devastated, magkakaroon sila ng maliit na pananampalataya. Actually, magiging makipot para sa kanila eh. No. Ang maganda nga yan sa New Testament, sinabi rin, di ba? Ang way sa Panginoon, syempre makipot eh. Makipot din ang daan talaga sa Panginoon. Malawak ang daan pagdating sa kasalanan. Kaya gusto ng Panginoon, dumaan pa rin tayo sa makipot. Part na yun. Ito rin ang nais ng Panginoon sa mga Israelita. Magiging masaklap, masalimuot, mapait. Pero ninanais ng Panginoon na piliin pa rin nila yung makipot na daan na yun. Okay. Verse 22 to 26. So ito naman ay isang picture na makikita natin sa millennium time. So magjajump naman tayo bigla sa millennium or yung tinatawag nating 1,000 years na pagre-reign ng ating Panginoong Heso Kristo. Yan. Ganito ang sabi ng Panginoon, sabi sa verse 22, Panginoong Diyos, narito aking ikakaway ang aking kamay sa mga bansa at itatayo ko ang aking watawat sa mga bayan at sila'y kakalong ng iyong mga anak na lalaki sa kanilang sinapupunan at ang iyong mga anak na babae ay papasanin ng kanilang mga balikat. So, nakikita nyo rito, no? Ito yung picture na isang nation. At this is millennium. Itatatag ng ating Panginoong Heso Kristo ang isang watawat para sa lahat. Yan, watawat sa mga bayan. So, this is 1,000 years reign ng ating Panginoong Heso Kristo. Itong tinutukoy na ito. No? Biglang nag-jump ka agad si Propetang Isaiah sa millennium. At ang mangunguna rito, walang iba, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Okay? Chapter 50. So bago tayo mag-break, siguro chapter 50. Pakibasa po yung buong chapter. Sabi ni Yahweh, binalas ko ba ang aking bayan? Tulad ng isang lalaking nagtataboy ng asawa. Kung gayon, nasaan ang kasulatan ng paghihiwalay? Pinabayaran ko ba kayo para iuwing bihag tulad ng amang nagbili ng anak para gawing alipin? Ibihag kayo dahil sa inyong kasalanan.
itinapon kayo dahil sa inyong kasamaan. Bakit ang bayan ko'y hindi kumikilos nang sila'y lapitan ko para iligtas? Nang ako'y tumawag, isa may walang sumagot. Bakit? Wala ba akong lakas para sila iligtas? Wala akong kaya kong tuyuin ang dagat sa isang salita lang. Magagawa akong disyerto ang ilog para ang mga isda ro'y mamatay sa uhaw. Ang bughaw na langit ay magagawa kong kasing itim ng damit panluksa. Ang makapangyarihang si Yahweh ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang may hina tuwing umagay nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binibigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan kong silang bunutin ang buhok ko, buhok ko't balbas. Gayun din ang lurhan nila ako sa muka. Ang mga pagdustang ginawa nila, di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang si Yahweh ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y hindi mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga has manghabla sa akin, magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Si Yahweh mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Mawawalang lahat ang nagbibintang sa akin. Magiging tila sila ulap na maparam. Lahat kayong may pitagan kay Yahweh at tumatalima sa utos ng kanyang lingkod. Maaring landas ninyo ay maging madilim, gayon may magtiwala at umasa kay Yahweh na Diyos, na inyong Diyos. Kayo namang nagbabalak magpahamak sa iba ay siyang magdurusa sa inyong pakana. Kahabag-abag ang sasapitin nyo pagkat si Yahweh ang gagawa nito. Amen. Yan. So makikita natin dito, no? Itong verse 1 to 3, this is full of excuses. Tignan natin, no? Sabi ng Panginoon, sabi sa verse 1, saan nandoon ang sulat ng pagkakahiwalay ng iyong ina na aking ipinaghiwalay sa kaniya? O sa kanino sa mga nagpa-utang sa akin ipinagbili kita? Siyempre kasi may mga reason itong mga Israelita na to, kung bakit nangyayari sa kanila. At hindi nila matanggap na, siyempre, na sila'y pinarurusa ng Panginoon dahil sa kanilang inequities o dahil sa kanilang mga pagkakasala. No? May mga rason na maaring sinabi ng Panginoon dito na, una, baka mamaya. Para i-explain ko lang maigi yung verse 1 to 3 na to. No? Sinasabi ng Panginoon, maaaring itong mga Israelita, sasabihin nila, dahil mahina na ekonomiya namin, kaya ganito ang nangyari sa amin. O kaya meron kaming lousy leader. Yung aming hari kasi, nakapokus sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ganito ang nangyari sa amin. No? O kaya naman, yung Babylonia ay sobrang lakas, kaya kami sinakop. So, alin doon sa mga excuses na yun ang tama? May tumama ba doon sa mga excuses na yun? Wala. Kasi isa lang naman ang reason dito sa sinabi sa, sa verse, I think nasa verse 1 din. Narito, dahil sa inyong mga kasamaan ay naipagbili kayo. May isang bata nga, ayaw niyang kumain. Sabi niya, sabi ng nanay, kumain ka na. Ayaw kong kumain. Ba't ba ayaw mong kumain? Sabi kasi ni God, huwag daw akong kumain. Sabi nanay, hindi yung totoo. Wala namang sinasabi ang Panginoon na ayaw kanyang kumain. Gusto nga ng Panginoon, kumakain tayo. Tapos nagulat yung bata. Napatingin siya sa nanay niya. Sabi ng bata,
Ah, baka si Moses ang may sabi. So, puro excuses. Ganyan ba tayo, mga minamahal na kapatid? Puro excuses ba tayo? Saan tayo dumadaan sa mga excuses pagdating sa Panginoon? Ay, hindi ako nakapaglingkod sa Panginoon. Ay, kasi may ganitong ginagawa ko. Ay, kasi ganito yung pakiramdam ko. Ay, kasi ganito. Ay, kasi ganito. Ay, kasi. Puro excuses. Actually, parang Israelita rin tayo pag ganun, pagdating sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon dito, ay, ano, puro excuses kayo. Puro, tingin yung verse 1 hanggang ano, verse 2, puro question mark eh. Diba? O wala akong kapangyarihan makapagligtas sa tingin mo para hindi mo tanggapin. Ayaw tanggapin ng mga Israelita ang kahinaan nila eh. Minsan ganun, puro excuses. Minsan ganun din tayo. Minsan pag nagkamali tayo, parang ayaw rin natin tanggapin na nagkamali tayo eh. Sisisihin pa natin yung iba. Minsan sisisihin mo pa yung gamit. Yung gamit, di naman nagsasalita. Eh, kasalanan kasi niyan eh. Kaya ano eh, hindi yan tumunog eh. Ano ba hawa ganun, no? Kasalanan ng electric fan eh. Kaya ano, nasira siya eh. Ang tao ganun eh, hanggat maaaring sisisihin siya at makapaghanap siya ng butas, gagawin niya. Ayaw ng Panginoon yun. Ang gusto ng Panginoon, if we made mistake, tanggapin natin and move on. At yung mistake na yon mapag-aralan natin. Because yun yung mga bagay na mag-i-improve ng pag-uugali natin, actually. Mag-i-improve ng attitude natin towards sa mas malawak pa na Christian life. Malawak ang buhay Kristiyano, mga minamahal na kapatid. Lalong-lalo na yung mga naririto at mga nasa online na mga kabataan, no? Malawak pa po. Malayong department pa ang inyong buhay. Pero kung hindi natin yan aayusin, no? Magiging sakit yan na dala-dala. May tinatawag kami sa kumpanya eh, na haring excuses. Yan si haring excuses. Kasi lahat na lang, meron siyang dahilan. Lahat na lang, meron siyang masasabi na, ano, oh, ba't di ka nakapasok? Eh, kasi ganito eh. Namatay yung lolo ko eh. Paglipat niya ng ibang kumpanya, namatay na naman yung lolo niya. Eh, nandun yung isang kakilala niya. Sabi, ilang lolo ba meron ka? Yung isang lolo mo na naman yung ginamit mo. Nabubuhay na naman yung lolo mo kada lipat mo ng kumpanya, no? Nagre-restart. Kasi hindi siya nawawala ng excuse. Hindi siya nawawala ng excuse sa buhay. Huwag tayong mga ganun, mga minamahal na kapatid, no? Katulad nito, mga Israelita na to, may mistake silang ginawa, pero ayaw nilang aminin yung pagkakamali na yon. At isisisi pa sa mga ibang bagay kung bakit sila na huli ng Babylonian captivity. Okay? So, sa verse 4 to 6, yan. Siyempre, yung ating mga dila, ating mga bibig. Yan. Ang lesson dito sabi, ang aking ipinain ang aking likod sa mga mananakit at ang aking mga pisngi sa mga bumabaltak ng balbas. Hindi ko ikinubli ang aking muka sa kanya, sa kahiyan at sa paglura. Actually, this is also Jesus Christ, di ba? Niready niya yung kanyang likod sa mga latay. No? At dinuraan pa ang ating Panginoong Hesukristo, even paglura. Kaya yung pagsusulat ni Propeta Isaiah, this will be going to manifest sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. I think hanggang verse, ano yata yan? Hanggang verse 6. Ito, verse 5. Binuksan ng Panginoong Diyos ang aking pakinig at ako'y hindi naging mapanghimagsik o tumalikod man. Yan. Minsan kasi, umamin dito yung mga anak, no? Pag kayo na pagsasabihan ng mga magulang, di ba? Piling kasi ng mga anak dito, marunong pa sa mga magulang eh. Pag na pagsabihan, di ba minsan naghihimagsik pa, akala nila kaya na nilang buhayin ang sarili nila, no? Magre-rebelde pa. Pero dito, ang gandang ipinakita rito, no? Na ang aking pakinig at ako'y naging mapanghimagsik o tumalikod man. So, binuksan ng Panginoong Diyos ang aking pakinig at ako'y hindi naging mapanghimagsik o tumalikod man. Yan. So, tatanggapin lang talaga. Yun lang yung mga minamahal na kapatid. Tatanggapin nyo lang. No?
Naalala ko yung mahal nating Pastor Aneli, no? Pag lagi akong pinapagalitan nun, is natutunan ko na. Later on, may ganun din akong type eh. Akala ko, kaya ko na rin yung sarili ko. No? Sabi niya, kaya mo na ang sarili mo? Ha? Kaya mo na? Ano pa lang ako nung high school eh. Ay siya, lumayas ka na. Kung kaya mo na sarili mo. Kung sa tingin mo kaya mo sarili mo, lumayas ka na dyan. Ganun si Pastor Aneli. Matapang in a way. Dahil nga, alam niya na hindi ko pa kaya talaga ang sarili ko. Tama siya, no? Kaya later on, natutunan natin yan na dapat makinig tayo sa mga magulang. Kaya, swerte ng mga naririto na buhay pa ang inyong mga magulang. Kaya pakinggan nyo yun. Pakinggan nyo yung mga sinasabi at magagandang aral, no? Kristiyano man o hindi, naniniwala ako kasi ang magulang, mabuti. No? Ang hindi lamang talaga mabuting magulang ay yung magulang na hindi kumikilala sa Panginoon. Yun yung talagang hindi mabuti. No? Pero lahat ng magulang, I know, sa kaibuturan ng damdamin nila, Christians man o hindi, hindi man aktibo sa pananambahan, pero may takot sa Panginoon, kinikilala ang Diyos, no? Ay mabuti, mabuting magulang. Kaya huwag nating tatalikuran yun, yung mga payo na yun. At huwag maghihimagsik, no? Makikinig. At hindi lang magulang. Ganun din sa mga tumatayong mga panganay na mga kapatid, yan, na matuwid. So, pay respect. Give them respect. Okay. Next, konti na lang to bago tayo mag-break. 7 to 11. Sabi sa verse 7, sapagkat tutulungan ako ng Panginoong Diyos, kaya't hindi ako nalito. Kaya't inilagay ko ang aking mukha na parang batong pingkian at talastas ko na hindi ako mapapahiya. Ayan. So, dito sapagkat tutulungan ako ng Panginoong Diyos. Even si Jesus Christ, alam naman niya, kahit yung time na siya ay papako sa krus, tinanggap niya yung kanyang purpose, yung kanyang gampanin. No? Dahil naniniwala ang ating Panginoon, natutulungan siya ng Ama na nasa langit. Ganun ang magiging mindset natin dapat. No? Na lagi ang Panginoon nandyan na handa tayong alalayan, handa tayong gabayan, handa tayong tulungan. Ang gusto ng Panginoon, nagmo-move forward tayo. Hindi tayo susuko sa anumang laban. Susuko sa tawag ng pangangaral. Susuko sa mga negative na mga naririnig natin, hindi tayo susuko sa mga negative na mga nababasa natin, no? Kailangan natin magpatuloy. At kalakip dito na paniniwala ng Panginoon ay nandyan, handa tayong tulungan, handa tayong samahan. Sasamahan tayo ng Panginoon. Okay? I think meron ba kayong katanungan or nais linawin sa mga naisulat ni Propetang Isaiah sa mga verses na ito? Tingnan ko lang sa ating... Okay, so wala namang katanungan sa ating chat. So magbe-break muna po tayo ng 5 minutes, CR break at unat-unat break na tinatawag. Sige po, at tayo babalik sa chapter 51.
Okay, ito palang last verse, no? I'll give emphasize sa last verse ng chapter 50, no? Narito kayong lahat na nangasusulsol ng apoy na kumukubkob ng mga sulo. Magsilakad kayo sa liyab ng inyong apoy at sa gitna ng mga sulo na inyong pinagalab. Ito ang tatamuhin ninyo sa aking kamay, kayo'y hihiga sa kapanglawan. So ito yung mga nagsusulsol, no? Kahit yung mga tao sa panahon ngayon, minsan may mga nag-uudyok. Yan yung pinaka ano, no? Sa kapanahunan natin ngayon. Ang daming ganyan. Imbis na dapat kasi ang Kristiyano peacemaker yan eh. And dapat tayo maniwala ng bawat Kristiyano ay gusto niyan kapayapaan. Kung kayo ay gusto niyo may sa eskwelahan may nag-aaway, sino rito ang may gusto may nag-aaway sa eskwelahan? Ang ibig sabihin nun, yun yung mga nagsusulsol, no? Yun yung ano. Dapat, tayo mga Kristiyano, yan. Ilang beses na sinabi sa New Testament na tayo ay dapat mga peacemakers, no? Kaya dito, walang kawala sa judgment ng Panginoon. Itong mga nagsusulsol na rin to ng mga time na yun na naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. Siguro sinasabi nila sa mga mabubuting mga Israelita, hindi, okay maniwala dyan sa hula ni Propetang Isaias. Hindi yan totoo. Dito tayo sa ano, dito tayo kay Marduk, dito tayo sa Panginoon ng ano, Panginoon ng mga lupa, Panginoon ng mga punong kahoy, Panginoon ng mga bato. Yan. So yung mga nagsusulsul na yan, yung mga nag-uudyok na yan, meron silang kahihinatnan, sila ay hihiga sa kapanglawan. Okay, tayo po itutungo na sa chapter 51. Pakibasa po yung buong chapter. Kayo'y makinig sa akin, kayong sumunod sa katuwiran. Kayo'y naghahanap sa Panginoon, tumingin kayo sa malaking bato na inyong pinagtapyasan sa timbagan na pinaghukayan sa inyo. Tingnan ninyo si Abraham na ama ninyo at si Sarah na nagsilang sa inyo sapagkat ang siya'y isa ay tinawag ko siya at pinagpala ko at pinarami siya sapagkat aalawin ng Panginoon ang Siyon. Kanyang aalawin lahat niyang sirang dako at gagawin niyang parang Eden ang kanyang ilang ang kanyang disyerto na parang halamanan ng Panginoon. Kagalakan at kasayahan ay matatagpuan doon. Pagpapasalamat at tinig ng awit, makinig ka sa akin, bayan ko, at pakinggan mo ako, bansa ko. Sapagkat mula sa akin ang isang kautusan at ang aking katarungan bilang liwanag sa mga bayan. Ang aking katuwiran ay malapit na. Ang aking kaligtasan ay humayo na. Ang aking mga bisig ay hahatol sa mga bayan. Ang mapulo ay naghihintay sa akin. At sa aking bisig ay umasa sila. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa mga langit. At tingnan ninyo ang lupa sa ibaba. Sapagkat ang langit ay papawing parang usok. At ang lupa ay malulumang parang bisan. At silang naninirahan doon ay mamamatay sa gayong paraan. Ngunit ang pagliligtas ko ay magpakailanman. At hindi magwawakas ang aking katuwiran. Makinig kayo sa akin kayong nakakaalam ng katuwiran. Ang bayan na ang puso ay kinaroonan ng aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ang pagkutya ng mga tao. At huwag kayong mabalisa sa kanilang mga paglait sapagkat sila'y lalamunin ng bukbok na parang bihisan at kakainin sila ng uod na parang balahibo ng tupa. Ngunit ang aking katuwiran ay magiging magpakailanman ang aking pagliligtas ay sa lahat ng sanlilahi. Gumising ka o magpalakas ka o bisig ng Panginoon. Gumising ka na gaya ng araw noong una ng mga dating panahon, hindi ba ikaw ay pumutol ng Rahab na sumaksak sa dragon? Hindi ba ikaw ay tumayo sa dagat sa tubig ng malaking kalaliman na iyong ginawang daan ang kalaliman ng dagat upang daanan ng tinubos? Ang mga tinubos ng Panginoon ay ibabalik sa darating na may awitan sa Siyon na sa kanilang mga ulo ang kanilang hanggang kagalakan. Walang hanggang kagalakan, sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan.
at atakas ang kalungkutan at pagbubugtong hininga. Ako nga ang siyang umaaliw sa inyo. Sino ka na natatakot na mamatay na tao at ang anak ng tao ginawang parang damo? At iyong kinalimutan ang Panginoon ng iyong manlalang na nagladlad ng mga langit na siyang naglagay ng mga pundasyon sa lupa. At ikaw ay laging natakot sa buong araw dahil sa bagsik ng mga api kapag siya ay naghahanda upang mangwasak at nasaan naroon ang bagsik ng mga api. At inapi ay mabilis na palalayain, hindi siya mamamatay patungo sa hukay. Ni magkukulang man ang kanyang tinapay sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos na nagpapakilos sa dagat na ang mga alon niyon ay umuugong. Panginoon ng mga hukbo ang kanyang pangalan. At inligay ko ang aking mga salita sa bibig mo at tinakpan kita sa lilim ng aking kamay upang maidadlad ang mga langit at upang maitatag ang lupa at sinabi sa Sion, ikaw ay aking bayan. Gumising ka, tumayo ka, O Jerusalem. Ikaw na uminom sa kamay ng Panginoon, sa kupa ng kanyang puot, sa iyong na iyong isinaid ang kupa ng pagsuray. Walang pumatnubay sa kanya sa lahat ng anak ng kanyang ipinanganak, ni humawak man sa kanya sa kamay sa lahat ng anak ng kanyang pinalaki. Ang dalawang bagay na ito ay nangyari sa iyo, sinong nakikiramay sa iyo? Pagkagiba, pagkasira, tagutom at ang tabak, sinong aaliw sa iyo? Ang iyong mga anak ay nanlupaypay, sila'y nahiga sa dulo ng bawat lansangan, na gaya ng isang usa sa isang lambat. Sila'y puspos ng puot ng Panginoon, ng saway ng iyong Diyos. Kaya't pakinggan mo ako ngayon ikaw na nagdadalamhati at lasing, ngunit hindi ng alak. Ganito ang sabi ng iyong Panginoon, ang Panginoon, ang iyong Diyos, na nagsasanggalang ng usapin ng kanyang bayan. Narito aking inalis sa iyong kamay ang kupa ng pagsusuray, ang kupa ng aking puot, puot hindi ka na muling iinom. At aking ilalagay ito sa kamay ng mga nagpapahirap sa iyo na nagsabi sa iyong kaluluwa, ikaw ay lumuko upang kami ay makaraan. At ginawa mo ang iyong lingkod na parang lupa at parang lansangan na kanilang madadaraanan. Amen. Salamat po sa pagkakabasa. Okay, anong kagandahan ng warning, mga minamahal na kapatid? Anong naidudulot na kagandahan ng warning? Yes. Alam mo yung mangyayari, di ba? Kumbaga, mayroon ka madaanan na power station dyan na nakalagay, warning, 30,000 volts. Pag nakita mo pala yun, anong ini-imply nun, ipinapahiwatig. Huwag kang lumapit at baka makuryente ka. Maniniwala ba kayo dun sa warning na yun kung may makita kayong ganun? Yeah, bakit kayo maniniwala? Ano sa tingin nyo? Ano mga dahilan? Ba't kayo maniniwala dun sa warning na yun? Yung mga sumagot ng oo. Siguro po may mga experience ka na nakita mo na nangyari na yun. Oh, nangyari na rin. Maaaring makita mo nangyari. Ano pa? So sabi ni Pastor Chito, may experience siguro sa kanyang experience, sa kanyang buhay. Nasaksihan niya nang may nakakita siya na nakuryente. So ano pa ron, bukod doon, ano yung paniniwalaan nyo dun sa warning na yun na nakasulat na totoo yun? Sige, kapatid na Joanna. Naniniwala ka nila dyan. Iiwas ka nila dyan. Ano pa? Paano kung halimbawa nag-aano lang sila? Nagpa-prank lang. So ngayon yun, mga ano, nagpa-tali. Nilalagay pa ng hidden camera. Pa-prank kayo na lang. Pero sabi ni kapatid na Joanna, there's no harm in trying. Kahit ma-prank yan, hindi maniniwala ka pa rin. Sa inyong palagay, makakita kayo ng gano'n. Ano yung mga pagbabatayan nyo? Paniniwalaan nyo na, kailangan ko sundin tong warning na ito. Pastor Eugene, ikaw, nakita mo yun.
Kasi, natakot yan ako dito. Apprehension din. Siyempre, unang maniniwala kayo kung yung lugar na yun, may talagang merong mga kuryente doon, di ba? Madalas naman yung warning na yan, makikita nyo yung site talaga eh. No, visible, yun yung sinabi ni Pastor Chito, no, na maaaring makita mo. No? Ito ang kagandahan na nandito si Propetang Isaiah. Kasi, tandaan natin, ang propeta, siya ay taga-kita. Sa 1 Samuel, dyan na inintroduce yung definition ng propeta, seer, taga-kita. So, lahat ng nakita ni Propetang Isaiah, isinulat niya. Kasi yan ay warning. Yan ang kagandahan, no? Sabi ni Kapatid Joy, maniniwala pa rin ako dyan kahit ano pa yan. Kasi warning pa rin yan eh. Kaya itong binabasa natin, hindi lang ito warning sa mga nangyari doon sa mga Israelita. Ito rin ay part na warning din sa atin. Kasi itong naisulat na ito, hanggang sa kapanahunan natin ito, itong sinulat ni Propetang Isaiah. So, winarningan niya itong mga Israelita na mangyayari sa kanila ang pagkakahuli o yung magiging under sila ng Babylonian captivity, no? Pero ang sabi doon, may pag-asa lagi. Laging may kalakip na pag-asa at pampalakas ng loob na sinasabi si Propetang Isaiah. Ano yun? Ano yung pampalakas ng loob na yun? Nandun ang Panginoon para tulungan sila. Part lang yan ng judgment ng ating Panginoon. Eh. At isa rito sa mga binanggit, itong verse 1-3, no? Na tatawagin ulit sila ng Panginoon para bumalik sa Israel. Tatawagin sila. Yun nga yung remnant eh. At binigyan niyang example sino? Si Abraham. Diba? Uba, totoo nga, no? Si Amang Abraham, tinawag eh, nag-iisa lang. Hindi buong nation. Tandaan natin, hindi tinawag si Abraham as buong nation. Tinawag lang siya. Siya lang. Na pumunta sa isang lugar na hindi pa niya nakikita. No? At iiwanan niya lahat ng mga nandoon. It took big faith, courage. Kaya Amang Abraham, nasundin yun. Sundin ang ating Panginoon. Kahit hindi pa niya napipicture out kung ano yung mangyayari sa kanya. Tawagin ka sa isang lugar na napakalayo, na iiwanan mo yung kinagigisnan mo. Kami nga lang nun eh, nung nakatira kami sa Muntinlupa eh, nung lilipat kami rito. Parang, pakiramdam ko, parang ang bigat. Kasi iiwanan ko yung mga bagay na mga nandoon. Mga kaibigan, kakilala, ibang mga memory ng iglesia, at iba pang mga memories na nandoon, tapos lilipat ka sa isang lugar. Bagamat sanay na kami ng palipat-lipat na bahay, nandun pa rin yung pakiramdam na malungkot. Maaring baka iba rito, hindi pa na i-experience yun. No? Mabigat din ang lumipat. Pero sabi nga ni Pastora Nelly, yun yung tawag sa kanya eh. Yun yung mala Abraham na istorya ni Pastora Nelly na tinawag din siya for a purpose. Kaya dito sa lugar na ito na-establish ang iba't iba ring mga iglesia, di ba? Kaya yung pananampalataya, pagtitiwala doon, sinasabi ng ating Panginoon dito sa mga verses na ito, bagamat sila ay nandoon sa Babylonia at kukunti na lamang sila, yung kukunti na yon gagamitin pa rin ng Panginoon na reason para sila ay makabalik. Kung si Amang Abraham nga ay isang tao na tinawag kasama ng pamilya, ano pa itong mga ilang libo rin na nandun pa sa Babylonia, natatawagin sila para bumalik. So nandoon yung ano, no? Nandoon lagi yung pag-asa, nandoon yung hope. Kaya si Pastor Anelli noon, nandoon yung pag-asa na hindi natin iiwanan yung Muntinlupa. No? Tinawag lang tayo para sa isang mas malaki pang gawain. Yan, hindi ko makakalimutan na isa sa mga ano eh iniwan yung mga salita noon nung kami ay iiwanan na namin yung Muntinlupa. Lo and behold, nangyari ang mga 'yon. So, verse 4 to 8. Ito ulit ang isa sa mga pampalakas ng loob ng ating Panginoon. Siya ang kaligtasan. He will be our salvation forever. At ating Panginoong Hesukristo, di ba? Pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, ito yung kasulatan na siya yung ating salvation. Siya lamang yung tanging daan. Siya lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan. Okay? Then binasa ni Pastor Chito yung verse 9. May ginigising dito ang ating Panginoon eh, no? Yan.
awake, awake, sabi. Gumising ka, magbihis ka ng kalakasan o bisig ng Panginoon. Gumising ka na gaya ng kaarawan noong una ng mga lahi ng mga dating panahon. Kalakasan kasi ng Israel yung panahon ni Haring Solomon. Yun talaga yun. Ito yung binabanggit doon na glorious time. Kahit yung panahon din ni Propetang Joshua rin, di ba? Yun din yung kalakasan ng Israel nung makuha nila yung Kanaan. So makikita natin dito, hindi baga ikaw ang pumutol ng Rahab na sumaksak sumaksak sa buwaya. Verse 10, hindi baga ikaw ang tumuyo sa dagat sa tubig ng malaking kalaliman na iyong pinapagingdaan ang kalaliman ng dagat upang daanan ng natubos. Verse 11, ang mga tinubos ng Panginoon ay magsisibalik. Yan. At magsisiparoong may awitan sa Siyon. Diba, napakaganda. Makakabalik sila. Doon yung ano, yung picture ng hope na makakabalik muli sila at magkakaroon ng mga awitan. Once na may awitan, nandun yung part ng kasiyahan sa pag-worship sa ating Panginoon. Kaya hindi natin tinatanggal yung mga awitan na yan. No? At walang hanggang kagalakan ay sa kanilang mga ulo. Sila'y mga agtatamo ng kasiyahan at kagalakan. At ang kapanglawan at pagbubuntong hininga ay tatakas. Sino ba rito yung madalas magbuntong hininga? Minsan kasi, ano yun eh, motor system ng tao, pag may mga problema, ay, di ba? Ano yung kasi, nakaka-relieve, di ba? Sa buhay na walang hanggan, wala nang ganun, mga minamahal na kapatid. Wala nang buntong hininga doon, kundi kasiyahan na lang. Wala nang gabi doon eh, di ba? Wala nang time doon para tayo matulog, kundi napakasarap, napakiramdam, no? Binigyan tayo ng Panginoon ng glimpse ng kasiyahan na yon. At yung kasiyahan na yon, pag nandito tayo sa pansamantala sa sanlibutan na ito, kapiling ang Panginoon na nagsasamba, di ba? Sa panahon na may mga success sa buhay, kasama ang Panginoon, kasama ang pamilya, yan ay konting glimpse lamang ng napakalaking pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan pag nandun tayo. Ang pinaka-importante, ipinaramdam sa atin yung malit na yan. Dahil sinabi, dyan sa malit na yan, nandyan ang pangako ko na mas makikita mo yung kagalakan na yun. Kapiling ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Heso Kristo. Okay? Ano pa ang makikita natin dito ng ano? Significant. Yan. Sa verse 12 to 16. Yan. Minsan, ito ang naging problema sa mga Israelita. Hindi nila kinilala ang kanilang creator, yung maker. Hindi lang problema ng mga Israelita yan. Problema yan ng mga ateista. Ayaw nilang kilalanin. Ang mga ateista talaga, ayaw nilang tanggapin na mayroong Diyos na lumalang ng lahat. Yan. Kaya mauunawaan natin, ba, nung panahon ng mga Israelita, mayroon palang hindi naniniwala sa Panginoon, hindi yan nalalayo sa panahon ngayon. Eh, may judgment dyan. Ito yung nasa verse 17 to 23. Sa verse 17 to 23, sinasummarize na ito, no? Yung natikman ng mga Israelita, yung judgment ng Panginoon. Ano ba yung pinaka-word na ginamit dyan sa verse 17? Sabi rito, verse 17, no, yung fury. Tingnan ko nga, basahin natin ha. Gumising ka, tumayo ka, o Jerusalem na uminom ka sa kamay ng Panginoon sa saro ng kanyang kapusukan. Iyong ininuman ang saro ng pangpagiray at iyong sinaid. No? Kumbaga, hindi sila nalasing sa alak. No? Naramdaman nila, nainom nila yung galit ng Panginoon. Natikman nila. Mangyayari yan eh. Itong sinabi ng Propeta Isaias, mangyayari yan na matitikman nila yung parusa ng ating Panginoon. Sino ba ang gusto rito ng parusa ng Panginoon? Lahat ng ginagawa nating mali rito, may consequences to, mga minamahal na kapatid. Yung iba nga, ang pinaniniwalaan dyan, karma. Ayan, nakarma ka. Ayan, yung nangyayari sa'yo. But ang totoo niyan, pinaparamdam, pinapatikim ng Panginoon yung kanyang judgment. Maliit na parusa. Maliit pa lang yan. Dahil meron talagang mas malaki pang kaparusahan. Yun nga yung buhay sa impyerno.
So ba't ko nasabing buhay sa impyerno? Kasi hindi ka mamamatay dun eh. Naniniwala ba kayo? Mamamatay ba kayo sa impyerno? Hindi kayo mamamatay sa impyerno ha. Kung halimbawa lang ang mga makasalanan ay ma-judge doon. Hindi sila mamamatay doon sa impyerno. Pero hindi rin sila makakaramdam ng kaginhawaan doon. Kasi ulit-ulitin kang makakaramdam ng hinagpis, lahat ng sakit na gusto mong hilingin na mamatay ka na lang. Ganun ang explanation sa impyerno, di ba? Yun yung greater judgment ng Panginoon. Yun dapat yung kinakatakutan natin, mga minamahal na kapatid. Isipin natin, akala natin katatakutan natin kamatayan, katatakutan natin wala tayong makakain, katatakutan natin wala tayong ulam, katatakutan natin kung ano-ano pa mang katatakutan dyan. Mas katakutan natin yung impyerno, mga minamahal na kapatid, na doon buhay tayo, paulit-ulit na sinusunog. Diba? Kailangan ma-imagine at ma-manifest yun nang sa ganun, magising. Kaya nga sabi rito sa 17, gumising ka. Pinaparealize ng Panginoon sa atin, hindi lang sa mga Israelita, hanggang ngayon sa atin. Sabi kay Lolo, gumising ka. Ayan, basahin niyo sa verse 17. Sabi kay Pastor Chito, gumising ka. Kay Pastor Chito, gumising ka. Lahat tayo sinasabihan nito. Ngayon pa lang, gumising tayo. Dahil kahit gising kayo, maaring yung espiritu ay tulog. Di ba? O yan, si kapatid na Narvin, gumising ka. Ano na? May ginising na. Yun ang nakakalungkot, no? Tulog na espiritu, tulog pa yung panlupang katawan, no? Ayan, okay. Maganda naman, itong binabanggit nating word na gumising ka. Wala naman ako nakitang tulog ngayon. Pero pag hindi natin napag-aaralan ito, may mga nakikita akong tulog. At sa mga live na hindi ko nakikita, mga nasa live, yan, gumising ka. Yan. Sabi sa verse 17 ng chapter 51. So hanggang 23 na yon. So yun yung judgment sa captivity ng mga Israelita. At ganoon din sa mga Babylonians. Akala ng mga Babylonians, malalakas na sila. Di ba, napag-aralan natin, akala ng Babylonians, hindi na sila magagalaw, untouchable sila. So, again, mayroong separate judgment na nakalaan para sa kanila. Yun ang katakutan natin, mga minamahal na kapatid, yung judgment. No? Katakutan din natin yung impyerno. Verse 52 na tayo. Chapter 52 na tayo. Pakibasa po yung buong chapter. Gumising ka, magsuot ng iyong kalakasan, O Sion, magsuot ka ng iyong mga magandang damit, O Jerusalem, na bayang banal, sapagkat mula ngayon, hindi napapasok pa sa iyo ang hindi tuli at ang marumi. Magpagpag ka ng alabok, ikaw ay bumangon, umupo ka sa iyong luklukan, O Jerusalem. Maglagak ka ng mga tali ng iyong liig, magkalag ka ng mga tali sa iyong liig, o bihag na anak na babae ng Sion. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y naipagbili sa wala, at kayo'y matutubos ng walang salapi. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ang bayan ko ay bumaba noong una sa Ehipto upang makipamayan doon, at pinighati sila ng mga taga-Aserya na walang kadahilanan. Ngayon nga, anong ginagawa ko rito, sabi ng Panginoon? Yamang ang aking bayan ay dinala ng walang ano-ano. Silang nangagpupuno sa kanila ay nagsisiungal, sabi ng Panginoon. At ang aking pangalan ay natutungayaw na lagi buong araw. Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan, kaya't matatalastas nila sa araw na yaon na ako yaong nagsasalita. Narito, ako nga. Anong pagkaganda sa mga bundok na mga paa niyaong nagdadala ng mga mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nangagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan.
nga nagsasabi sa Siyon, ang iyong Diyos ay naghahari. Ang tinig ng iyong mga bantay, sila'y naglalakas ng tinig na magkakasamang nagsisiawitan sapagkat sila'y makakakita ng mukha ang pagka ang Panginoon ay bumalik sa Siyon. Kayo'y magbiglang magalak, kayo'y magsiawitan na magkakasama, kayong mga sirang dako ng Jerusalem sapagkat inaliw ng Panginoon ang kanilang bayan, kanyang tinubos ang Jerusalem, hinugdan ng Panginoon ang kanilang banal na bisig sa harap ng mga mata ng lahat ng bansa. At makikita ng lahat na wakas ng lupa ang pagliligtas ng ating Diyos. Kayo'y magsiyaon, kayo'y magsiyaon. Kayo'y magsialis doon, huwag kayong magsisihipo ng maruming bagay. Kayo'y magsilabas sa gitna niya, kayo'y magpakalinis, kayo'y nagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Sapagkat kayo'y hindi magsisilabas na nagmamadali o magsisilabas man kayo ng takas. Sapagkat ang Panginoon ay magpapauna sa inyo at ang Diyos ng Israel ay magiging inyong bantay likod. Narito, ang lingkod ko ay gagawang may karunungan, siya'y mabubunyi at magagalak, malalagay na malakas, mataas, at magiging napakataas. Kung papaanong marami ang natigilan dahil sa iyo, ang kanyang mukha ay napakakatuwa kaysa kanino mang lalaki. At ang kanyang anyo ay higit na kumatuwas kaysa mga anak ng mga tao. Gayon siya magwiwisik sa maraming bansa, ang mga hari ay magtitikom ng kanilang mga bibig dahil sa kanya. Sapagkat ang hindi nagsaysay sa kanya ay kanilang makikita at ang hindi nila narinig ay kanilang mauunawa. Salamat sa pagkakabasa ng buong chapter 52. Basahin ko lang muna ang ating mga additional or comments ng ating mga kapatid sa live. Sabi ni Pastor Paul, nasa authority po yung nag-warning. Yes. Okay, wait. Actually, tama rin yun. Nasa authority or nandun sa creator, yung gumawa. Lagi siya na ganun. Kaya ang Panginoon, siya nag-warning kasi siya ang creator eh. No? So, authority, tama rin yun. Nasa part din ng katayuan, nung gumawa ng sistema na yun. Kaya nag-warning siya ng isang bagay. At syempre, based din sa experience. Ito naman si Propetang Isaiah, nag-base din siya sa experience eh. Hindi na kasi nadala itong mga Israelita. Pinakita na ng Propeta Isaiah yung nangyari sa Northern Israel. Kasi, di ba napag-aralan natin, si Propeta Isaiah ay nabuhay at nakita niya kung paano yung 10 bayan na nasa Northern Israel ay makuha ng anong bansa. Anong bansa ang nakakuha sa Northern Israel? Captive sila ng anong bansa? Assyria. Assyria, ha? Diba, Assyrian Empire. Ngayon, buhay si Propetang Isaiah nung nakita yun. Kaya pinapakita lang niya, yung sinusulat niya rito na warning ng Panginoon ay based din sa experience. Kasi baka hindi naintindihan niya itong mga Israelita na to na nandun yung warning na yun. So, creator at saka yung experience. No? Sabi ni kapatid na Jonel, alam ng sumulat yun na pwedeng mapahamak kapag hindi sinunod. Yan. Tama, yung creator yun. No? Gaya po ng mga nakasulat sa Bible, na mga warning kapag hindi natin sinunod, tayo'y mapapahamak. O, tama po yun, no? Malinaw yun, yung mga warning sa Bible. Kaya kailangan nating sumunod sa mga warning. Sabi ni kapatid na Arlene, gising na po. O, so natulog ka, kapatid na Arlene? Ano? Yan ang patunay na natulog ka kasi ngayon ay gising ka na. Pagkakabasa ni kapatid na Michelle sa verse 1, di ba? Ginising ulit si kapatid na Arlene. Again, ginigising tayo ng ating Panginoon. Okay, I think wala kang masyadong rito. Malilinaw lahat ng mga binanggit dito. Inulit lang din yung magbihis tayo. Sabi niya, anong ibibihis natin? Kalakasan. Yun ang magsuot tayo ng kalakasan. Verse 4 to 6. Sabi rito sa verse 4, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, ang bayan ko ay bumaba nung una sa Ehipto upang makipamayan doon at
pinighati sila ng mga taga-Assyria ng walang kadahilanan. Ayan, ito yung binabanggit ko kanina na kailangan tignan nila yung history, tignan nila yung nangyari. Actually, warning na yun eh. Kaya nga tayo nag-aaral ng mga kasulatan noon kasi warning pa rin ito hanggang ngayon kung paano nagkaroon ng Diyos-Diyosan at pagtalikod sa Panginoon. Kaya paulit-ulit nating pinag-aaralan yan kasi the more na paulit-ulit natin binabanggit na wala nang ibang Diyos sa buhay natin, mananatili siya sa damdamin natin, ah, oh, hindi na pala ako pwedeng basta-basta mag-commit ng mga bagay na maapektuhan yung aking buhay Kristiyano. Katulad ng halimbawa, may araw ng Linggo, mas lumalalim kasi yung pananampalataya at yung paglilingkod mo sa Panginoon na inilalagay mo na priority yung araw ng Linggo, no? Ang ibig sabihin nun, minsan na isa-set aside mo na yung, ah, pwede ba nating ischedule yan sa ibang araw kasi araw ng Linggo ay para sa Panginoon. Yan. Yun yung natututunan natin, mga minamahal na kapatid. Nababalyo natin yung kahalagahan ng pananambahan. Nababalyo natin yung kahalagahan ng pagtitipon. Dahil sabi nga sa banal na kasulatan, huwag niyong kakaligtaan ang pagtitipon. Iba pa rin ang magkakasama ng ano, ng physical, no? Siyempre, ang tawag dito, in consideration sa mga kapatid na natin na nasa malayo, okay na yung live. Pero yung mga, siyempre, yung mga nandito lang sa malapit at able, di ba? Yun ay isang ano rin, magandang commitment natin sa Panginoon. Doon makikita yung maturity ng Kristiyano. Kasi makikita niya na sa buhay niya, oy, di ako po pwede dyan kasi may gawain ng Linggo. Ako, natasan ako, ito yung mga responsibilidad ko, ito yung mga gagawin ko. Ang big sabihin nun, wala nang ibang Diyos sa buhay mo. Kasi matututunan mo na pahalagahan ang mga utos ng ating Panginoon. At pinapahalagan mo yung utos ng Panginoon, pinapahalagan mo yung kanyang mga warning din. Yan, sinabi ni kapatid na Junel. Okay? Verse 7, it's about good news. Ano bang nakalagay sa verse 7? Sabi rito, anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paanyaong nagdala ng mga mabuting balita. Yan. Alam nyo ba ang New Testament? Yan ay, ano eh, di ba? Sa Bible, magandang balita. Eh. New Testament, actually, sa gospel talaga at sa newsletter. Balita yan, magandang balita. Kaya this is a prophetic na magkakaroon ng New Testament, magkakaroon ng bagong balita. At yung balita na yan ay maganda. No? Na naghahayag ng kapayapaan, nang nagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti na nagtatanyag ng kaligtasan na nagsasabi sa Siyon, ang Diyos ay naghahari. Di ba napakaganda? It's a clear picture ng New Testament. Di ba? Ang New Testament, ano yan eh? Hindi yan basta letter, it's a bulletin. Kaya nga, nagtataka kayo, bakit title ng mga Bible sa Tagalog, magandang balita? Yeah. Because it's a news, balita yan eh, na si Jesus Christ ay darating, di ba? Yun yung balita, para tayo ay iligtas. Iligtas yung kanyang mga anak na mananatili hanggang sa wakas. Okay? Next. Ito, may kakaiba naman dito sa verse 8, no? Hindi naman awake, awake, o hindi naman gumising ka, gumising ka. Ang sabi sa verse 8? Sa English, depart, depart, di ba? Tama ba? Verse 11 pala, sorry. Sa verse 11, ang sabi? Yan. Inulit pa. Kayo'y magsiyaon, kayo'y magsiyaon. Inuulit talaga eh. No? Kasi nagbibigay ng emphasis dito si Propetang Isaias. Kayo'y magsialis doon, huwag kayong magsisihipo ng maruming bagay. Siyempre, under to ng ano, no? Leviticus na kautusan. Kayo'y magsilabas sa gitna niya, kayo'y mangagpakalinis, kayong nangagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Yan. Lalo na yung mga Levites, no? Yan. Kaya pinapakita at minemaintain pa rin ng ating Panginoon through Propetang Isaias na dapat gampanan ng mga lingkod ng Panginoon ang kanilang mga ano? Tungkulin. Yan. So it's also a refresher at reminder sa lahat ng mga manggagawa ng Panginoon. At binabanggit ko ngayon ulit, mga minamahal na kapatid, gayon din sa mga nakakapanood, no? Lalong-lalo na sa mga pastor at mga evangelist, no? Na huwag nating kakalimutan yung ating mga tungkulin. Yan. Okay? Ito yun, sinabi, no?
magsiyahong kayo, magsiyahong kayo. Magsialis doon. Huwag kayong magsisihipo ng maruming bagay. Kasi magiging ano tayo eh, role model. Yung elders, pastor, evangelist, teacher, Bible teacher. Lahat tayo na gumaganap ng mga tungkulin sa Panginoon ay dapat magsilbing role model. Huwag magsisihipo sa mga marurumi. Hindi ibig sabihin nun, hindi ka na pwede magtapon ng basura. Mas malalim to ang kahulugan, no? Huwag tayong aayon sa kasalanan, no? Yeah. Alam ko naman maintindihan niyo to, mga minamahal na kapatid. Maganda rin nakikita natin yung pinaka direct, may tinatawag nating literal, then may expound natin siya na more on spiritual. Ang pinag-uusapan dito ay spiritual cleanliness, no? Pero ang tinuturo naman ng Old Testament, syempre yung literal kasi nandoon yung symbol eh para maunawaan. Next, verse 13 to 15, wala namang tayong mapag-uusapang big deal dito. Behold, my servant. Ayan, again, it's Jesus Christ. No? Last Sunday, napag-aralan natin yung mga importanteng tao na binanggit, na ginamit ang ating Panginoon, si Jacob, ay buong Israel, rather, si Haring Cyrus, ayan, na nangyari din yung panguhula kay Haring Cyrus ng Persia. At siyempre, ang ating Panginoong Hesukristo. Verse 15, maganda eh. Ito yung sa ating Panginoong Hesukristo. No? Yung sacrifice, yung dugo. Basahin ko lang saglit. No? Verse 15, sabi dito, gayon siya'y magwiwisik sa maraming bansa. Ang mga hari ay magtitikom ng kanyang mga bibig dahil sa kanya sapagkat ang hindi nasaysay sa kanya ay kanilang makikita at ang hindi nila narinig ay kanilang mauunawa. Yan. This is Jesus Christ, no? Yung kanyang dugo ay nabuhos sa bundok ng Kalbaryo, hindi lamang sa Israel, kundi sa buong mundo. Yun naman ang reason ng pag-aalay ng ng dugo, 'di ba? Kasi sa Old Testament, ang dugo, yun yung sumisimbolo, no? Kaya diba, pinapatay nila yung naalay na hayop, kinukuha nila yung dugo. Pinaka-importante yun kasi yun yung panglinis sa mga kasalanan, yung pag-aalay ng hayop na yun. No? But ang ating Panginoong Hesukristo, yung dugo niya is enough para mahugasan ang sandaigdig ng buong mundo. Okay, last chapter na tayo, pakibasa yung chapter 53. Sinong naniniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man at pagkaating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkubilihan ng kanilang mukha ng mga tao na siyang hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan, gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabusog, nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at pinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya'y napighati, gayon man nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig.
sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya at tungkol sa kanyang lahi. Sino sa kanila ang gumunita siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay? Dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya at ginawa nila ang kanilang libingan na kasama ng mga masama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan, bagaman hindi siya gumawa ng pangdadahas o wala mang anumang karangian sa kanyang bibig. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya, inilagay niya siya sa pagdaramdam pagka iyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan. Makita niya ang kanyang lahi, papahabain niya ang kanyang mga kaarawan at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. Siya ay makakakita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay aariing ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami at dadalhin niya ang kanyang mga kasamaan. Kaya hahatiin ko siya ng bahagi na kasama ng dakila at kanya hahatiin ang samsam na kasama ng malakas sapagkat kanyang idinulot ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang na masama ng mga mananalansang, gayon may dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga mananalansang. Amen. Salamat sa pagkakabasa. Matatawa. Ha? Marami ba? Alam nyo, itong chapter na to, pinantes ko dati ito sa isang dalawa tatlong kakilala na naniniwala naman sa Panginoon at sumasamba. No? Hindi member ng Church of God. Pinabasa ko yung chapter na yan. Hindi ko pinakita yung chapter. Hindi ko pinakita yung verse, no. Isang nakasulat lang, inedit ko lang, nakasulat ng buo. Tapos sinabi ko, saan mababasa yan? Nag-experiment ako dalawang kakilala ko. Ang sabi, sa New Testament daw makikita. Sa New Testament yan? Basta alam ko yan, sa New Testament yan. Alam ko yan, sa New Testament yan. Nung pinakita ko, yan ay sa Isaiah, 700 years. Kasi lahat ng pagkakasulat na yan, kung titignan nyo, parang hindi galing sa Isaiah. Yung binasa ni Pastor Eugene, parang makikita siya sa New Testament. Kasi lahat yan, paghihirap nino, ng ating Panginoong Hesukristo. Pero imagine 700 years. Ito yung isa sa mga topic kahapon sa Bulacan sa pangunguna ni Kapatid Arnel sa Bible Study Series niya. Na yung kung paano authenticity ng Biblia. Very accurate siya. Yung isinulat na yan ni Propetang Isaiah na mangyayari kay Jesus Christ, very accurate na mangyayari. 700 years, walang manguhula na makakagawa niyan. Propeta na kinasiya ng Panginoon lamang ang makakagawa niyan. No? Kaya makikita natin yan, yung buong chapter 53 na yan. I-try niyong i-test. Huwag niyo ipakita yung chapter, walang verse. Yung pagkakasunod-sunod lang, i-type written o ipabasa niyo. Tapos tanungin niyo kung saan makikita. Maraming magsasabi, yan ay matatagpuan sa New Testament. No? Pero makikita natin dito yung kapangyarihan ng Panginoon. 700 years, yan yung mangyayari sa ating Panginoong Hesukristo. At lahat yan ay... siyempre, nakakalungkot pero yan ay kailangan mangyari para sa katubusan nating mga makasalanan. Sa pinakalas niyan ng chapter na yan, tayo ay binayaran in full di ba? May kantang He paid it all. No. Si Jesus Christ is enough na pambayad para sa lahat. Yun yung huling sinabi ng ating Panginoon si Kristo sa John chapter 19 verse 30, di ba? John 19, sige nga, pabukas ako. 1, kapitulo 19, versikulo 30.
Sige po, Pastor Chito, pakibasa po. John chapter 19, verse 30. Nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na, at tinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. Yes. Yung lahat ng kasalanan, would you imagine, no? Sinalo ng ating Panginoon lahat yan. At itong mga sulat na to ng mga paghihirap ng ating Panginoon, itong buong chapter 53 na to. Kaya sabi ko sa inyo, yung halos kalahati ng ano, na Isaiah, more on sa New Testament na yung ano, ito yung majority nung nakasulat na yan. May katanungan kayo rito sa chapter 53, wala na tayong masyadong pag-uusapan dito about Jesus Christ to eh, di ba? Ang nire-ready ng ating Panginoon sa pag-aaral na ito, yung mapag-aaralan natin pag tayo ay nakarating na sa New Testament. Kaya napakaganda na inaral natin yung Old Testament. Yun yung kasi yung reason. Yun yung dahilan kaya pinag-aaralan natin yung Old Testament. Hindi tayo nagsimula sa New Testament. Although under tayo sa kautusan ng New Testament, pero napaka-importante na pinag-aaralan natin ang Old Testament. Napaka-importante siya. In preparation siya sa mas depth, mas malalim, at mas malawak na mga kautusan at nais ng Panginoon na gampanan natin under sa law ni Jesus Christ, under sa pamumuno ng ating Panginoong Heso Kristo. Nandito naman yan sa Matthew chapter 8, di natin babasahin, Matthew chapter 8, verse 16 to 17. Yan yung in parallel dito sa verse 4 to 6 ng chapter 53. Yan. Ito na lang, yung sinulat na ni Haring David din, no? Is a prophetic din sa Psalms chapter 22 verse 16 na mangyayari sa ating Panginoong Heso Kristo. Sa Awit kapitulo 22 versikulo 16. Si Lolo Arthur, nakita mo na Lolo Arthur. Sa Awit chapter 22 verse 16. Diba sabi sa chapter 53 verse 5, wounded for our transgression, no? Nasugatan. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng natungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Psalms chapter. Actually, ito naman yung sinulat din ni Haring David, no? Na talagang sige po, para makapag-inat-inat. Awit 22:16, sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Amen. Pero hindi si Haring David yan, siyempre. Hindi naman pinako si Haring David. So this is a prophetic na pinakita ng Panginoon kay Haring David na mangyayari kay Jesus Christ. At alam nyo ba na naisulat yan ni Haring David, hindi pa uso ang crucifixion. 200 years pa lang after noon na naisulat ni Haring David, dun pa lang nauso ang pagpapako sa krus bilang kaparusahan. Kaya isipin nyo kung gaano makapangyari ng Panginoon na nalalaman niya na lahat na mangyayari na yan. Kaya tayo na magtitiwala na alam natin na ang Panginoon na may hinandang kaharian, may hinandang ang ating Panginoon Hesus Kristo, may hinandang mga kwarto, kaharian, ano bang ibang term sa kaharian? Mansion, di ba? Yun nga ibang term sa Bible eh. No? There's a mansion over the hilltop, sabi nga. Ang ating Panginoong Hesus Kristo ay nag-ready ng ganun, no? So, yun yung pangahawakan nating pangako. Dahil tayo, ako mismo convinced na convinced kung paano lahat ng ito, mga hula na to ay natupad. At I'm very convinced na yung kapahingahan at kahihinatnan nating mga Kristiyano ay predetermined, gusto ng Panginoon na maligtas tayo. Eh. Ba't nasa kamay natin yung choice na yon? Kung pipiliin natin
na tayo ay maligtas. Okay? This is the heart, mga minamahal na kapatid, ng ating pinag-aaralan. Itong chapter 53, verse 5. Babasahin ko muli. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Tatandaan natin, no? Nang dahil sa atin, binigay ng ating Panginoong Hesukristo yung kanyang buhay. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ay nagsigaling tayo. That's the greatest sacrifice na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi natin iisasantabi at ibabaliwala ang pagkakristyano. Because dugo niya yung pinangtubos sa atin. No? Kaya yun yung mga napakadaming bagay na pag tinimbang natin, binabalyo ko yung aking pagkakristyano. Binabalyo ko yung aking pagiging pastor, binabalyo ko yung aking bilang manggagawa, bilang Bible teacher, yan. Yan yung magiging oath natin, mga minamahal na kapatid, na habang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, yun yung pinanghahawakan nating mabigat na kahalagahan, yung value ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo ay inalay niya sa atin. Hindi lang yung word na buhay niya. Inisa-isa rito kung lahat ng kahirapan na yon para maibigay sa atin yung gift ng kaligtasan, yung salvation. Gift pa lang, gift. Again, hindi pa natin nare-receive yun. Hindi pa natin sinasabing ligtas tayo. Pero tayo ay maliligtas sa pamamagitan, no? Gift of salvation. Okay, may katanungan po ba, mga minamahal na kapatid at mga kapatid natin na nasa live? Ayan, sabi ni kapatid na Jonel, yung Assyria, ayan, tama po yun, yung Assyria, yun yung ano, nag-invade sa northern Israel. Okay, salamat mga minamahal na kapatid sa inyong pakikinig, sa inyong pagsama. Wala na po bang mga karagdagan? Tayo ay konting-konti na lang, matatapos na sa book ng Isaiah. Siguro may awa ang Diyos pagtapos ng end ng March, last Sunday ng March, baka doon natin matapos itong 3 months na pinag-aaralan natin. Diba? Which is very exciting at talagang very powerful yung mga naisulat ni Propetang Isaiah. Okay? Kung wala na pong mga katanungan, karagdagan, ganyan din po sa mga kapatiran natin na nasa live, gumising ka. At tayo po ay dadako sa ating pangwakas sa panalangin. Tayo po ay pangungunahan ni kapatid na Arthur para sa ating closing prayer. Lubos ang aming kagalakan pakinggan namin ang iyong salita buhat sa libro ni Isaiah, propetang Isaiah. Nagbigay sa amin, Panginoon, ng kalugod-lugod at katanggap-tanggap na unawa na kung saan ang naisin ng ating Panginoon sa ating buhay ay magkaroon ng kagalakan, may balik ang kanyang mga anak sa dating pinanggalingan. Dito namin naranasan na nakipag-isa sa mga Israelita ang kanilang mga pinagdaanan, ang kanilang mga pagsubok sa buhay. Aming ninamnam, aming pinag-isa-isang hinimay-himay, Panginoon, upang magkaroon kami ng realidad sa buhay ang mga kapatid noong araw. Salamat, Panginoon Diyos, sa pangunguna ni kapatid na John sa aming pag-aaral na ito, na siyang magbibigay ng aming kalakasan magpatuloy at magpatuloy na mag-aral ng iyong mga salitang magbibigay ng kalawakan sa aming kalaman sa iyong mga hiwaga sa aming buhay buhat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na nagsidalo rito sa pag-aaral na ito. Salamat sa mga nakisama
sa online, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng iba yung lakas, iba yung interest, iba yung pagnanasa ng kabutihan para ikakalago ng aming pananampalataya sa iyo. Maraming salamat po at sa iyong kapurihan, sa iyong kataas-taasang pagdakila, ang aming ibinibigay, Panginoon, sa iyo. Sa pangalan ng aming Diyos at makapangyarihan, na si Jesu Kristo. Amen. Amen.